For
people hunt. Sabay-sabay tayong mag-invite, mag-share, at mag-tag. Tara na! Pangalawang habili na! You are free to go party here. Tugs, tugs, tut-tugs, tugs, tut-tugs, tugs, tugs, tugs. Makasama lang mag-ingay sa ating comment section. Spill the tea, mga sis! Time for takeaways, jokes, realizations, and hugas. Huwag ka nang mahiya! Pangatlong habilin. Positive homies only, be sensitive and don't bully others. Good vibes lang lagi. We are one in Christ! Habilin number 4. Use your pen and your heart. Isulat natin lahat ng tumatak, tumusok at tumagos sa ating mga puso. You'll benefit in the future. Sabi nga nila, history makers are note takers. Prioritize your home. Be in God's presence because there is power in His house. And as you guys watch this powerhouse, may you give your all because God deserves your whole. Wag lang basta manood ha. God brought you here for a purpose. Power! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Lumipas man ang panahon, dumaan man ang ilang taon, makatagpo man ang maraming alon, mapunta man sa lugar na parang walang makatutunton. Dumating man ang araw na parang ang hirap umahon, isa lang ang mahalaga. Laging nandyan ang Panginoon. Lagi niya tayong ibabangon. God has proven us that in Him, we're not caged, we are not chained, and we are no longer enslaved. In Him, we've experienced how to break free. He also taught us the importance of waiting, the art of right timing, the necessity of trusting, how important momentum really is. God has showed us that He is not like other, not even words can utter, of how much He could offer. Our God was indeed a limitless lover. Last year, we've learned how to endlessly share Him. Despite everything that is happening, in spite of all the other things, we've taught to go forth without even double thinking.
KKBs. This season is unlike we've ever dealt before. Mahirap. Masakit. Madilim. Pero ang panahong ito ay para sa mga pangako na hindi dapat mapako. Mga pagsang-ayon at pag-oo kay Kristo. Mga pagsunod at paghakbang, kahit gaano kahirap ang laban. KKBs, let us all together say yes to God in every situation. Let's say yes to God in every season. Heaven.
every giant. You're undefeated. Every battle you've won. And I am who you say. Your son, your daughter. Crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place. Undefeated. By the power of your name. I'm seated. Heavenly places. Those KKBs who have lost their family members, but still choose to serve the Lord. Here we are, Lord, send us. I am Teaching the Bus, and I represent those KKBs who were broken, emotionally and mentally unhealthy, but still choose to serve the Lord. Here we are, Lord, send us. I am Janil Contreras, and I represent the 1,000 KKBs. Here we are, Lord, send us.
Lord, we continue to worship you, Jesus. Hallelujah. We continue to sing your praises, Lord God. We continue to exalt you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Truly, Lord God, there is no name greater than yours. There is no name greater than yours, Jesus. You are name above every name. You are King of all kings. You are Lord of lords. Hallelujah, Jesus. And we just praise you, Lord God. We just worship you. Hallelujah. 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 Right now, KKBs, I know na alam natin lahat kung ano yung naging theme natin for this 5th anniversary. It's Send Me. And it's from Isaiah 6 verses 1 to 8. And yung story nun is, si Lord naghahanap siya ng tao na pwedeng mag-say yes sa kanya, na tumugon sa kanya. And Isaiah said, Lord, here I am, send me. And there are moments in our lives na if God calls us, kapag tinawag na tayo ng Lord, hindi natin kagad kayang sabihin niya, yes, Lord, I am here, send me. Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin na sabihin natin, Lord, hindi pa ako ready. Lord, hindi pa maayos yung puso ko. Lord, hindi pa maayos yung buhay ko. There are many reasons kung bakit sa may mga pagkakataon na hindi natin kayang sabihin sa Lord na, Lord, here I am, send me. But this is because we forgot the reason. This is not about us. This is about Jesus. This is about His glory. Kapag tinawag tayo ng Lord, hindi ito tungkol sa atin. It's all about Him. It's all about His power. It's all about His glory that will shine in our lives. Na makita natin na Lord, may kapangyarihan ng Panginoon na baguhin tayo. And what you must do and what you must respond to the Lord is to surrender. Surrender our lives. Surrender our yes to the Lord. To say yes fully. With no hesitations because we know God will never leave. And God is just waiting for you to surrender. So right now, wherever you are right now, just surrender, just yield to the Lord. Just let Him move. If you hear His calling right now, then surrender. Have faith that He will carry you through it. All for His glory. All for His glory alone. All for the glory of Jesus. Not to exalt anyone, not to exalt ourselves, but to give God the highest glory. For He is worthy. He is worthy of our yes. He is worthy of our lives. He is worthy of our bodies. He is worthy of our time. He is worthy. We only have one life to live. And it is best if we surrender it to the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, oh, for your glory. Jesus, you are my only one.
send me for your glory. Lord God, here I am, Lord, send me for your glory.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah. Truly, Lord God, you are worthy. You are worthy of all our praises. You are worthy, Jesus, of everything that we are, of all that we are. We surrender our lives to you, Jesus. We give you everything, Father. We give you everything, Jesus, for you are worthy. You are worthy, Jesus. And right now, Lord, we want nothing more but your presence, Lord God, in this place. Fill us with your presence. Overwhelm us, Jesus. Saturate our hearts with your love, Lord God. Saturate us, Jesus. Touch each and every heart in this place. Even, Lord God, yung mga nasa bahay na nanonood ngayon, touch their hearts. Open their hearts, Lord God. And right now, Lord, this evening, as we listen to your word, Lord, open our hearts. Make our hearts acceptable, Lord God. Make our hearts, Lord God, isang matabang lupa, Panginoon. Puso na isang matabang lupa, Lord God. Plant your word within us, Jesus. Hallelujah. Lord, we pray para sa anak na gagamitin mo to deliver your word, Lord. We pray for wisdom. We pray, Lord God, na samahan mo po siya, Panginoon. Samahan mo siya, Lord God. Itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon. At lahat nga lang po ng kanyang sasambitin at sasabihin, Panginoon, ay manggagaling lamang sa iyo. Let your word have power over our lives, over our hearts, Lord God. In Jesus' name, Lord God, strengthen us, encourage us, Lord God. In this season, we will say yes to you, Lord God. And we believe right now, Lord, ngayon pa lang kumikilos ka na, you are transforming lives, you are changing lives. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. And so we entrust everything to you, Lord God. Ikaw lamang pong mag-glorify, ikaw lamang pong maitaas sa kalagitnaan ito, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord God. Sa iyo po namin maingat ay binabalik ang lahat ng papurit, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.
o dyan nakatira sa Pluto, kami po ay bumabati sa inyo. Ako po, si Ate Charmaine. And I am Ate Janil, and we are your Power Pals! Oh, wow, oh, oh. Tugs. Yes, tugs, come on. Real grabe, Ate Charmaine. Talagang na-touch tayo. Talagang naramdam natin yung presence si Lord sa ating praise and worship. Amen. Amen ba? Sa mga nanonood po sa ating Facebook Live, kung nag-agree po kayo, grabe, medyo naubos agad yung energy ko. Kung nag-agree po kayo, pwede po mag-comment kayo na I am blessed. Ayan, comment I down. Am blessed. Very, very blessed sila. We are very blessed. Ayan. So, ayan nga, ito nga ang ating KKB Bagbaguin 50 anniversary. Grabe, Ate Charmaine, sobrang bilis ng panahon. Matanong nga muna kita, Ate Charmaine, gaano ka na ba katagal? Wait lang, hindi nga lang ako, 2 seconds. Gaano ka na ba katagal sa KKB Bagbaguin? 3 years old na po ako. So po ay 3 years old KKB. Ayan, sa mga KKBs po na nanonood sa atin dyan, pwede po bang i-comment nyo dyan kung ilang taon na kayong KKB? Ayan, comment down KKBs. Ayan nga, so ako nga ay 3 years old na sa KKB Bagbaguin. Bagbaguin. Ang laki mong 3 years old na medyo nahiya ako ng konti sa'yo. Grabe, Ate Charmaine. Pero Ate Charmaine, meron akong question sa'yo. Ano ba yung mga unforgettable memories or moments mo habang dun sa 3 taon mo, bilang 3 years old na KKB ka, ano yung hindi mo makakalimutan sa na-experience? Bilang ano, bilang 3 years old na KKB, ay marami na tayong marami na akong na-experience. Kaya nakalimutan ko na. Salamat na lang sa lahat. Sige. Hindi, joke lang. Mga sagutan nyo, alam na alam ko yan. Sige, ako. Ayan, yun. So, sa 3 taon ko na pagiging KKB, so ibig sabihin, ay hindi, hindi ko na sasabihin kung kailan ako naging KKB. Ayan. Sige, comment down kung ilang taon na siya. Ayan, so sa 3 taon, syempre napakadaming ginawa ng Lord sa buhay ko. Way back pag binabalikan ko. Wow, way back pag binabalikan. Pag binabalikan ko yung mga ginawa ng Lord sa buhay ko, ay talaga namang may iyak ka. Naiyak ako. Mamaya na yung pag-iyak. Mamaya na yan. Ayan, so sa dami ng ginawa ng Lord, siguro ano, 2 yung pinaka-memorable sa akin. Oh, although lahat naman ay memorable. Actually, bawat araw ay memorable with the Lord. Pero 2, ang pinaka-naalala ko. Una is, nabigyan ako ng pagkakataon to serve God through the ESCOM Santa Cruz. Actually, dati, hindi ko siya ano sa sarili ko eh. Parang, hindi ko inaamin sa sarili ko. Pero alam, pero pinaano na lang sa akin ng Lord na I desire ko pala ang mag-lead ng isang group. Pero hindi ko lang siya, parang tinatanggi ko lang sa sarili ko ganun. Pero nung nakakilala ko sa Lord, ay binigyan niya ako ng opportunity to serve God, to serve through ESCOM Santa Cruz. Ayan, so shout out sa lahat ng mga taga Santa Cruz dyan. Bawal yan. Bawal mag-shout out. Ayan, so yun yung una. And yung pangalawa, hindi ko talaga pinakamakakalimutan is yung, syempre naging part din po ako ng team dance at nakasama ako sa JL Worldwide 42nd Anniversary at nagsayaw ako noon sa Quirino Grandstand. Magkasama pa nga tayo noon. Ah, talaga? Magkatabi tayo matulog. Ah, matulog. Okay. Ikaw na, ayan. Grabe, Ate Charmaine. Sige, sasagot ako kahit wala ko. Kasi advance ako. Hindi, eto muna. Sige, go. Go, ask me. Sa 23 years mo na pagiging KKB. Grabe, baka akala na 42 na ako ah. Siguro sa dami ng memories mo. Wala na ako naalala kahit isa. Nakalimutan mo na rin lahat. Grabe, paglabas sa akin ng nanay ko, KKB na ako agad. Ganun. Grabe. Ano? Wala. Ang alin? Pero ako, Ate Charmaine, kung tatanungin mo ako, kung gusto mo lang naman ako tanungin, kung ano yung hindi ko malilimutan na experience. So, bago ako sumagot, tanungin din natin yung mga KKB sa tinanonood. Pwede bang i-comment nyo kung ano yung mga hindi nyo makakalimutan na anniversary or nangyari sa inyo habang kayo nasa KKB Bagbaguin. Ako siguro, isa sa mga hindi ko makakalimutan ay ang ating 4th anniversary last year.
dahil yun yung unang beses na tayo ay nag-celebrate ng hindi magkakasama. That is very unusual, di ba, Ate Charmaine? Pero kahit na tayo ay nasa comfort of our homes, ay naranasan pa rin natin yung presence ni Lord. Amen, KKBs? Amen. Amen. At isa pa, dahil dalawang sagot mo, dalawa rin ang sagot ko. Isa pa rin siguro sa hindi ko makakalimutan na experience or forever na itatreasure ko hanggang sa 24 na ako. Hanggang sa dulo ng aking buhay ay siguro yung pagkakataon din na makapaglingkod sa Lord. Kasi di ba ang daming pwedeng gamitin, pero ikaw, tayo, yung mga nanonood sa atin, tayo yung pinili ng Lord para makapaglingkod sa Kanya. Amen. Yeah. We are Ate chosen. Charmaine, dahil tayo ay nasa Q&A, for your question number two, candidate number one. For your question number two, ano naman ang inihanda mo para sa ating KKB Bagbaguin 5th anniversary? Yan, so thank you for that very wonderful question. Ang inihanda ko para sa ating KKB Bagbaguin 5th anniversary ay ang puso ko. Gusto ko yung may pag-action ka pa. Okay. Ang puso ko, syempre, kikilos ang Lord sa hapon na ito, and syempre dapat ay handa rin ang puso natin sa gagawin ng Lord sa hapon na ito o sa araw na ito, dahil we believe na mangungusap ang Lord at may gagawin siyang kakaiba sa atin ngayon. Kaya napaka-importante, KKBs, na dapat ready ang ating mga puso. Yes, dapat laging handa. I am ready. Ready sa sakuna. Grabe, Ate Charmaine. At kahapon, naalala natin sa ating social media party, nag-comment ang mga KKBs kung anong inihanda nila. Nabalitaan ko may maghahanda daw ng Shanghai, ng fruit salad. Mamaya, dyan kami kakain sa inyo after ng anniversary. Ate Charmaine. Ikaw naman, Ate Janine. Naman. Babaguin mo ata yung tanong para sa akin. Ba't nauna ka? Ba't nalaman mo? Grabe. May pagpak ang balita. Nadi-discern ko kasi yung itatanong mo sa akin. Eh. Go. Ayan, Ate Janil, ikaw naman, ang tanong ko sa'yo ay ano ang inaabangan mo sa ating KKB Bagbaguin 5th anniversary? Siyempre, ang inaabangan ko sa 5th anniversary, bukod sa Word of God, di ba? Dahil nga, meron talagang sasabihin ng Lord sa atin this afternoon, ay siyempre, ang announcement ng ating sinayaw natin kanina. Oh, wow. Oh, 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 yeah, grabe. Oh, oh. Sumali ka ba doon? Siyempre naman. Pati nga, no. Mundo, go pa ba? Ang galing, grabe! Grabe, sobrang galing. Siguro ikaw nanalo. Siguro. Ayan, okay, so mamaya po, i-announce na po natin kung sino po ang naging winner ng atin pong Campeonato Challenge. At siyempre, ang best SCOM natin ay i-announce din natin mamaya. Kaya aabangan nyo po yan. Yan. Abangers lang tayo dyan, KKBs. So, Ate Charmaine, dumako na tayo sa pinakapaboritong parte ng lahat, ang Shower Round! Grabe! Kung ready na kayo, wait lang. Magbasa muna tayo ng comment sa ating comment section. Sige, mga nagko-comment dyan, mag-comment lang kayo ng comment down. Grabe, ang ganda rin papakomment sa kanila. Kung gusto niyo pong magpa-shoutout, sige, mag-comment po kayo dyan. At isa-shoutout ko po kayo. Kung meron pong gusto magpabati ng happy birthday, kakantahan ko po kayo ng happy birthday. So, shoutout po sa lahat ng Unbreakable. Mag-comment po kayo dyan ng blue heart emoji. Come on, comment it. Ayan, sa lahat naman ng mga life group, Adonai ay mag-comment po kayo dyan ng orange heart. Sa lahat naman po ng mga favor, dahil kayo ay talagang pinapaboran, mag-comment po kayo dyan ng red heart na emoji. At sa lahat ng ating mga conquerors, grabe, mag-comment po kayo dyan ng brown na puso. Brown na puso. Ayan, may nakikita ko may mga nagpapa-comment. Ang kinoment talaga nila, comment down. Grabe, napaka-masusunurin ang obedient mga KKBs. Ayan. Shout out po sa lahat ng mga nag-comment ng comment down. Sa lahat po ng mga ayaw magpapigil. Grabe, parang tayo, Ate Charmaine. Ayaw magpapigil. Mga unstoppable, comment down. Black heart. Come on. At sa lahat ng mga matatapang, kahit hindi ipinaglaban, sa lahat ng mga courageous ay mag-comment po kayo dyan ng purple heart. Kahit hindi sila army.
kahit hindi. Okay. Basta matapang sa lahat ko ng mga strong and courageous na matapang, strong na courageous pa, comment down, yellow heart! At sa lahat ng mga walang takot, ay mag-comment po kayo dyan ng green heart. Sabi parang ikaw yung natakot. Yan, syempre! Alam ko, baka magtampo yung mga ESCOM members natin. Come on! Mag-comment naman kayo dyan. Mag-ingay ang mga taga-ESCOM! Pulong buhangin, mag-comment kayo ng emoji na hotdog! Grabe, Ate Charmaine, go! At sa lahat ng mga taga-Saint Dominic, ay mag-comment po kayo dyan ng popcorn! May cheese o wala? May cheese. Yan. Sa lahat po ng mga taga-ICP, ICA, ICI, mag-comment po kayo ng watermelon emoji. Watermelon. At sa lahat ng mga taga Mater Day Academy, ay mag-comment po kayo dyan ng chocolate. At sa lahat po ng mga taga Shans that shines, syempre di magpapatalo, mag-comment po kayo dyan ng donut yung galing sa Jayco. Go! At sa lahat ng mga taga Easy Cat, ay mag-comment po kayo dyan ng spaghetting bumababa. Pauling tumataas. At sa lahat po ng mga taga-Pinas, mag-comment po kayo dyan ng burger, yung buy one, take one. At sa lahat ng mga Crusaders, shout out! Ay, bias. Ay, mag-comment po kayo dyan ng pizza. At syempre, sa lahat ng mga taga-Mystical, syempre di kayo magpapakabog. Mag-comment kayo dyan ng cookies na walang cream. At sa lahat ng mga taga-Nuestra, ay mag-comment po kayo dyan ng pine na may apple. Pineapple. Shout out sa lahat ng mga taga-Nuestra! Woo! Ay, bias din. Masya na kayo. At sa lahat po ng mga taga-STI, pwede bang mag-comment kayo dyan ng french fries, yung large. At sa lahat naman ng mga taga-Marians, ay mag-comment kayo dyan ng ice cream. At hindi magpapahuli ang mga taga-PUP, mag-comment po kayo dyan ng patatas, yung babalatan pa lang ni Sarah. Grabe, Ate Charmina. At syempre, baka magtampo ang ating mga first-timers. Pwede po bang mag-comment kayo dyan ng kahit anong puso? Dalawa, isa, tatlo, durog, buo, kahit ano. I-comment nyo na yan! I-comment nyo na yan! At sa lahat ng ating mga taga-non-ESCOM members, kung hindi po kayo part ng ESCOM, ay mag-comment po kayo dyan ng karne. Bahala na kayo kung hinog o hilaw. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin na talagang KKB at heart, yung alam mo yung mga feeling KKB pero yung puso na talagang KKB pa rin, mag-comment kayo dyan ng fire! Fire! Siyempre, talagang nanonood sila sa atin eh. Come on, comment fire! Fire! Grabe, yan, grabe! Salamat po sa lahat ng mga nag-comment dyan. Welcome po sa atin pong KKB Bagbaguin 5th anniversary. Ayan, at syempre, Ate Janilo, wag din naman natin kalimutan na KKBs ay i-comment nyo po ang inyong mga pangalan for our attendance and kindly comment, tag, share, and react sa atin pong FB Live. Yes, tama ka dyan, Ate Charmaine. At ngayon, dito na magkakaubusan ng utak ang lahat. Grabe, Ate Charmaine, may utak ka pa ba? Meron. Ilang percent? 2%. Thank you, Lord, may 2% ka. Ayan. So, ngayon po, ay i-explain po natin ang ating pong mechanics of the game. Grabe. At bago po tayo pala dumating sa ating icebreaker, meron po pala tayong tinatawag na game kung saan ang pangalan po ng game na ito ay secret game. Pero dahil alam nyo na, hindi na siya magiging secret. So ang mangyayari po ay meron po kaming ibibigay na codes, mga letters and numbers at bubuuin nyo po ito. Alam nyo po ba yung sa Itbulaga? Kung hindi niyo po alam, salamat na lang po sa lahat. Hindi sila nanonood. Mga pamilya pala sila. So yan, magbibigay po kami ng code at bubuuin niyo po yung word or something po na yon. At yung first 5 po na makakabuo nun, i-message niyo po yung KKB Bagbaguin Facebook page. At kung sino po yung unang 5 na makasagot, ay meron po kayong prize. Ate Charmaine, anong prize nila? Tanungin mo ko. Anong prize nila? Palakpakan! Woo! Grabe! Siyempre, 5th anniversary, tapos palakpakan lang. Siyempre, nag-prepare kami para sa inyo ng prize. Grabe, sobrang daming mga nagbigay sa atin ng mga pang-prize sa kanila. Kaya, yon.
Nag-gets nyo ba? Kung nag-gets nyo, pwede pang pakigalaw ang baso, mga kapitbahay. Galawin nyo yung baso. Mag-comment kayo dyan ng nagalaw na ang baso. Ayan. Nagalaw na ang baso. Ayan. Salamat po sa mga gumagalaw ng baso. Thank you, everyone. So, ngayon po, bibigay ko na po. So, throughout the whole program, ay magbibigay po kami ng mga codes sa inyo. So, ngayon po, ibibigay ko na po ang first letter. At ang first letter po ay letter I. Ulitin ko po, ang first letter ay letter I. At ang susunod po, susunod naman po ay ang third letter ng bubuin niyo po, which is letter A. Ulitin ko po, letter A, yung third letter. And next po na code ay ang last letter po, which is letter H. So abangan niyo po mamaya kung ano pa po yung mga letters na kasama po niya. Ayan, abang-abang lang tayo dyan, KKBs. So ngayon naman, Ate Sharmi, ano nang gagawin natin? Ayan, ngayon naman ay ang pinakapaborito ninyo, KKBs. Alam niyo ba to? Hulaan niyo. Comment kayo. Ayan, so... Ma'am, ba't ka galit, ma'am? Ayan na, ito ang pinaka-inaabangan ng lahat, ang ating icebreaker! Grabe, ang ating icebreaker for this anniversary. Feeling ko, ano, hindi ito makakaubos ng brain cell ngayon. Ay, feeling ko din naman. Talagang makakaubos ng daliri. Ayan, so ngayon po, ang ating pong icebreaker ay pinamagatan po nating one word and five emoticons. Alam mo ba kung bakit five? Kasi lima yung emoticons na kailangan. Hindi, kasi fifth anniversary. Talaga pong hindi niya alam yun. Ano po yun? Hindi po yun talaga alam. Sorry. Ang mechanics po ng ating pong icebreaker this afternoon ay kailangan nyo lang po sagutin yung mga tanong or passage na sasabihin po namin through commenting one word and five emojis. For example, Ate Charmaine, o example natin, in one word and five emoticons, describe your emotions right now. Ate Charmaine, describe your emotions right ayan, now. So dahil hindi ako makakapag ano ng emoticons, ay expressions na lang. Sige. Yung emotion ko? Happy yarn. Ano, pakit yarn? Sige, hulaan ko. Kapebe yarn. palaban yarn. Sige, ilasa, isa pa. Isa pa? Ano? Ano yun? Masaya. Sa parang di ko sabi mo, masaya. Pabebeng masaya yun. Ah, okay. Sige, in one word naman. Ikaw, sige, ako. Ako ikaw naman. In one word. In one word, yung emotions ko ngayon ay one word lang pala, no? Parang naubusan ako ng vocabulary. In one word, excited! Yun. Ayan! Grabe naman yung excited na yan. Ayan, ready na ba kayo, KKBs? Ready na ata sila. Ata. Ayan. So tayo ay mag-i-start na sa ating icebreaker. At para sa ating pangunang katanungan, KKBs, in one word and five emoticons, describe how God moves in your life. Comment down, KKBs, in one word and antayin five natin emoticons. Antayin natin kung ano yon, kung ano sila, kung paano nila i-describe how God moves in your life. Habang nag-aantay tayo, Ate Charmaine, sige, tatanungin kita. Describe in one word without expression. One word. Ako na sa expression. Oh, wala expression na. Wala expression na. Okay, without expression kasi ako yung sa expression. Go. Faithful. Wow, thank you. Grabe. Very obedient. Okay. Ayan, ito. Ikaw naman, Ate Janine. Sige, bago ako sumagot si Ate Jasmine. Kung paano daw nagmo-move si Lord Mightily, si Ate Princess, Unstoppable, si Ate Honey, Wonderful, grabe. Pwede bang copy-paste na lang? Copy-paste na lang. So yun, next natin, in one word and five emoticons, describe yung reaction mo nung dumating na yung parcel mo. Grabe, mga KKBs. Feeling ko makakarelate ang KKBs sa atin dito. Tamaan. Ito, Ate Charmaine, anong reaction mo nung dumating na yung parcel mo? Ako? Reaction na, hindi word na. Reaction. Reaction, ito. Habang tumatanggap ng parcel, kasi di ba magpipicture yung driver? wait lang. Yung hindi ka pa nakakaligo. Yan, ganyan lang. Paano ba kayo maghumarap sa mga rider pag kinukuha niyo yung parcel? Ganito. Grabe naman talaga. Ayan. So, antayin natin, tingnan natin. Ayan, sabi ni Ate Jasmine,
ang pakiramdam daw niya, heaven. Kapag dumating na yung parcel. Grabe, salamat ah. Salamat na lang sa lahat. Sa lahat po ng mga riders out there, salamat po sa service niyo para makarating po ang parcel namin sa amin po mga tahanan. Next! Ayan, ikaw naman, Ate Janelle. Yung reaction mo. Na? Kapag nakatanggap, pag natanggap mo yung parcel mo. Bakit para kang nalugi? Gastos na naman eh. Gastos na naman yun eh. Ayan. Ayan, KKBs, keep commenting. Para sa ating pangatlo, in one word and five emoticons, describe how good God is. Ikaw, Ate Janelle, expression to ah. Okay. Expression. Paano mo madedescribe kung gaano kabuti ang Lord sa buhay mo? Expression in the word? Expression. Lima. Ibilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5. Parang iisa lang. Pero siyempre, magkaiba yung level. Masaya ka lagi eh. Diba? Masaya ka na alam mong mabuti si Lord. Diba? Hindi na yun magbabago. Diba? Katulad nga ng, maisingit ko lang, katulad nga ng theme natin, in every season. Diba? Laging mabuti si Lord in every season. Amen. Ah, diba? Grabe. Grabe na. Ito eh. Abangan natin yung ating mga taga, nagko-comment dyan kung ano kaya sila. Ay, kung ano yung, kung paano nila i-describe kung gaano kabuti si Lord sa kanila. Ayan. Mga nagkokopyahan, sabi, faithful. Ayan. Indescribable. Oh, tama, tama yon. Hindi natin napapaliwanag. Solid. Amen. Daw. Happy. Salamat po sa lahat mga nagko-comment dyan. Next natin, in one word and five emoticons, ano yung itsura mo nung naka-perfect ka sa exam? Yung mga pa-humble dyan. Please lang, wag ako. Ayan. Ikaw, Ate Charmaine, ano yung itsura mo nung naka-perfect ka ng exam? Hindi pa ako nakaka-perfect ng exam eh. Lord, ba't ganun? O, go, ikaw. Pero dahil lagi tayong positive na tao. Yes. Sa next school year ay makaka-perfect na tayo after ng anim. Okay. Bukas so, mag-exam ka na raw agad. Mag-exam na ako. So, uunahan ko na. Sige. Ano yung magiging expression mo kapag naka-perfect ka? Go! Lang, ganito. Ay, wow. Solid na na. So, kasi alam mo yung mixed emotions kasi yun. Napag ganun ka, ibig sabihin nagulat ka. Tapos masaya ka. Ayan. Okay. Mixed emotions. Ikaw naman, Ate Janelle, in one word, how will you describe? One word? Yeah. Akalang ta. Siyempre, kung paano pa pag naka-perfect ng exam? Paranas naman. Siguro, pag naka-perfect ako ng exam, grateful. Kasi simula nung pumasok ako sa med school, talagang siguro parang mga bilang mo sa dali kamay mo, sa isang kamay pa lang kung ilang beses ka naka-perfect sa exam, ha? Bilang. Baka hindi pa nga nakabilang eh. Kaya yun, siguro kung makaka-perfect ako, yon, I am so grateful. Grabe, Ate Charmaine. Tingnan natin yung mga KKBs natin kung ano kaya ang, ayan, may nag-comment pa experience daw. Sige, Shane, bukas mag-exam ka. Ayan. Shane, samahan mo ako, Shane. Sabay kayo ni Charmaine, mag-exam. Ayan, so keep commenting, KKBs. At para naman sa ating panlima, in one word and five emoticons, itsura mo kapag late ka. Shout out po sa lahat ng mga late dyan. Yung mga late dyan. Hindi ako natatamaan. Yung mga late dyan, sabi ko ganito, tapos asa na siya. Yung mga late dyan. Ito niya, bro! Okay, tingnan natin ang mga comment dito sa ating comment section kung ano kayang itsura nila kung sila ay nalita. Habang nag-iintay tayo, Ate Charmaine, ikaw, ano ba ang itsura mo kapag late ka? Ba't ako tinatanong mo, hindi ka ba na-late? Ay, sorry. siguro pag na-late ako, bilang ko lang din sa kamay. Praise the Lord. Hindi, we should practice punctuality kasi time is very important, ha? Kailangan we value the time of other people. Kapag ka may appointment kayo, kasi yun talaga sa amin, tinuturo sa amin yun eh. Kapag may appointment kayo, dapat wag na mag-English. kunyari, 4 p.m. yung call time nyo, dapat 30 minutes or 15 minutes before, andun ka na. Ganun. Amen. Dapat. So, no to Filipino time, ganun? Yes, no to Filipino time. Kailangan lagi tayong early. Amen. Shout out sa atin mga taga. Early. Easy cut. Nailusot. Ayan, tingnan natin. Ayan, sabi na,
Ay, sabi ni Ate Romaling, gusto ko to. Fresh pa din daw siya kahit late. Sana all. Sana all. Worried daw na natatawa-tawa. Ayan. Okay. Yung bumiyahe ka ng isang oras pero fresh ka pa rin. Okay, next. In one word, in 5 emoticons, describe what you feel after you pray. Yan. Ikaw, Ate Janine. Ba't ako na naman? Expressions to ah. Expression. Describe how you feel kapag ka, pagkatas mong mag-pray. Bakit parang, ano nangyari sa'yo? Lag. Nagpa-process. Iniisip ko, expression after ko mag-pray. Yes. Yan. Bakit ganyan? Kasi, parang manununtok. Kasi after mo mag-pray, palaban ka na. Amen! Grabe talaga, naitawid! Hindi, saka after mo mag-pray, di ba parang na-lay down mo na lahat ng burdens mo kay Lord. Alam mo yun, para bang na-reassure ka na sa lahat ng gagawin mo ay sasamahan ka ni Lord. Ikaw, Ate Charmaine, sige, expression mo din after mo mag-pray. Ganito. Kanina umaga ganito yung expression ko after ko mag-devotion. Bakit ganyan? Alam ko kung bakit. Sabi niya, Lord, mag-host po ako mamaya. Ganun. Yan yan. Diba? Tama? Totoo. So, kaya ganun yung itsura niya. Sabi, Lord, parang di ko ata kaya. Yan yan. Yung mga KKBs natin, tingnan natin, after nila ito, sabi ni Kuya Ray Mark, after daw niya mag-pray, ang naramdaman daw niya ay complete. With the emoji na 100%, may puso, may butterfly. Ba't kayo may butterfly? Tapos may emoji. Tapos merong star ba yun o diamond? Star. Ay, kasi nasa langit. Sige, mailusot. Okay. Ayan! Next, para naman sa ating one word and 5 emoticon. Describe the food you are craving right now. Grabe. Ate Janelle, ito ano to? Oh. Hindi na expressions to. Sige. In one word na lang. Oh. Ano yung kinikrave mo ngayon? In one word, ano yung kinikrave ko ngayon? In one word. Hindi, di-describe mo kung ano siya. Sige, hulaan mo ha. Oo, sige. Huwag mo ko pahirapan ha. Minsan bumababa, minsan tumataas. Spaghetti. So, ako magpapadala po dyan ng pagkain. Spaghetti, tas maraming cheese. Salamat po ah. Yan. Tingnan natin sa comment section na. Ikaw, Ate Charmaine, mag-isip ka din na kung ano yung iniisip mo na describe in one word kung ano yung pagkain na gusto mo. Sabi ni Ate Jennifer, expensive daw. Ano kaya yung gusto niya kain? Steak siguro yan. Beef steak. Steak. Ayan. Ay, ito, sabi ni Kuya Neil. Ang gusto daw niya kainan God's words. Ay, grabe. Ready na ata to para mamaya. Yung sabi ni Ate Jemima, frozen. Ano kaya yung gusto niyang... Bologna. Nandito lutuin. Okay. Next natin. Malapit na tayong matapos. Grabe. Malapit na tayong matapos sa in one word in 5 emoticons. Describe how much you love God. Ate Charmaine, describe in one word and 5 emoticons how much you love God. One word and 5 emoticon talaga. Sige, 5 emoticons ka. Ako yung one word. Five emoticons. Hulaan ko yan. Heart. Love mo kasi si Lord. Oo, galing ko ah. Ano yan? Resting in His presence? love. Hug. Hug. Okay, nararamdaman mo yung presence si Lord. Okay, oo. Next. Naman. Praying. Sleeping? Praying while sleeping. Ay, grabe. Multitasking yarn. Susunod. Pangapat. May hate. Angel ka na? Tao pa ako. Last. Ano pa ba? Ito na lang. Ano yan? Heart ulit. Mas malaking heart. Oo, mas malaking. Ah, okay. Kanina malit na heart lang mas eh. Mas mahal ko na si Lord ngayon. Ay, ang galing after 5 emotions. Grabe ya. Sige, tingnan natin. Ito, sabi ni Ate Altea. Grabe yung mga... Ang galing ng vocabulary nila. Sabi ni Ate Daniel muna. Ate Daniel, sabi niya, infinite. Grabe. Grabe yung vocabulary niya. Sabi ni Altea, yung pagmamahal daw niya kay Lord,
unmeasurable. Grabe, unmeasurable. Parang sabi ni, ito, kaya ko ito basahin. Tignan mo. Sabi ni Eliza, no word. Ibig sabihin, ano, no word can describe how much. Undescribable. Ay, ang galing! Grabe! Ay, grabe talaga. Ako, tatanungin mo ako? Siyempre naman. Wag na. Ikaw naman. Siguro, kukopihin ko na lang yung sagot ni ano ni Ate Eliza na, sure, ganun. Kasi, no word. No word can express. Sure. Kanta ata, yun eh. Yun, di, pero sabi nga sa isang kanta, paulit-ulit yung sabi siya sa isang kanta. Ano nga yung sinabi dun sa kanta? Sabi doon, how much do I love you? So much that my heart can't live without. So yung pagmamahal ako para sa akin, yung pagmamahal ko sa Lord, hindi ko kaya nang wala siya. Yun. Oh, wait lang, ba't parang maiyak ata? Parang... Wala pa, mamaya pa yun. Okay. Okay, salamat po sa lahat ng mga nagko-comment dyan. At ito na, last na po ito. Para sa ating pinaka-last KKBs, dapat ano lang yung ano natin dito, bosses. In one word and five emoticons, describe how excited you are for our word of God. Grabe. Aabangan natin yan. Aabangan natin kung ano yung emoticons and one word. Loading tayo. One word. Kung gano'n sila ka-excited para sa word of God. Ikaw, Ate Charmaine, habang inaantay natin ang ating mga KKBs, describe in, sasagutin mo yan, in one word and five emoticons, describe how excited you are for our word of God. In one word, extreme. Extreme, okay. Extreme. Extremely excited, ayan. One word lang eh. Extreme. Extreme, okay. Extreme yon. And in five emoticons. Go, five emoticons. Talaga, KKBs na ko. Papasabak tayo dito. Go. ano? Yung emoji na labas yung ngipin. Okay, happy and happy. Okay. Yung emoji na ano lang? Na okay lang. Okay lang din. Okay, sige. Pangatlo. May halo ulit. Okay, may halo. May halo na ako. Pang-apat. Ayan, ganyan. Praying. At yes. Pang-lima. Ay, ang galing talaga. Ano ba? Palaban. Siyempre. Okay, Ate Charmaine, tatanungin mo ba ako o hindi? Siyempre hindi. Okay. Habang, ito, grabe, may sumagot daw kung ano yung, ano, in one word and five emoticons, kung gano'n sila ka-excited. Sabi ni Kuya Carlo, shout out Kuya Carlo, unfathomable. Grabe. Tama ba yung pronunciation? Grabe. Sabi ni Ate Yonisa, enthusiastic. Grabe. Enthusiast. Nag-review ata sila. Sabi ni Ate Daniel, supercalifragilisticexpialidocious. Grabe. One word lang yun, ha? Grabe sila. Siguro hindi may, pero may tanong ako sa iyo. Yes, what's your ano question? Ano yung enthusiastic? Hello, ano? Mariah. Enthusiastic, parang galak na galak ka. Can you, ano, pwede mo i-express yung enthusiastic? Yan. Medyo nauto ata okay. Ako dito. Okay. Hindi ko na siguro sasagutin kung gaano ako ka-excited kasi ganun, kung paano ako kayo na Ate Charmaine, ganun ako ka-excited for our word of God. So pumunta na po kayo, KKB, sa pinaka-comfortable at pinaka-tahimik na pwestong pwede natin puntahan because God will surely move and speak to you tonight. Amen ba? Amen. Amen. This is the most important part of the program. KKBs, kaya naman, ay makinig tayong mabuti. So, KKBs, let us open and ready our hearts and minds as we listen to the Word of God na nadalhin po sa atin ng Head Pastor ng Jail Sapang-Palay, Pastora Abigail Basares. Isang malakas sa palakpak po sa atin pong Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat at tayo po ay nagdiriwang ng katapatan at kabutihan ng Panginoon sa KKB Bagbaguin. Ready na po ba tayo? Amen po ba? Amen. Tayo po ba ay excited ngayong hapong ito?
Amen! So pwede po bang palakpakan po natin ng Panginoon sa lahat po ng mga KKB na nasa ating FB Live? Sige po, palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Praise the name of the Lord! Praise the name of the Lord! Hallelujah! 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 At pwede po bang yumuko tayong lahat at pumikit at tayo po'y mananalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may-ari ng aming buhay, Diyos na may-ari ng langit at lupa, at sa isang salita, ang lahat ng bagay sa mundo ay nagkaroon ng katuparan. Kaya Panginoon, hindi ka pabayang Diyos, ikaw ay nananatiling mabuti, ikaw ay nananatiling tapat sa kabila, Panginoon, ng aming kalagayan ng bansang ito at ng buong mundo. Nananatili ka, Panginoon, sa iyong kagandahan. Kaya naman, Panginoon, hayaan mo ngayong araw na ito, maitaas ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Mapagdiwang namin ngayong hapong ito ang iyong katapatan, Lord God, sa KKB Bagbaguin, in Jesus' name, in Jesus' name. Alam ko po, Panginoon, may magagawa ka. Alam ko po, Panginoon, na kaya mong gumawa ng himala. Kaya mong maraming kabataan ang idako mo sa church na ito. And that is why, Panginoon, ngayong hapong ito, let the Holy Spirit penetrate in each and every one of our hearts, O God. Nawa, Panginoon, kahit kami ay nasa kanya-kanyang po naming tahanan, nawa, Panginoon, maranasan namin ang iyong banal na Espiritu Santo, Lord God, na magtatama ng aming buhay, magbabago, Panginoon, ng aming prinsipyo sa buhay. At nawa, Panginoon, after po ng iyong salita, nawa, Panginoon, lahat ng mga kabataang ito is mightily and effectively magamit mo, Panginoon, upang maraming kabataan ang idako mo, Panginoon, sa church na ito, sa iyong paanan, Panginoon, aming Panginoong Hesus Kristo. Lord, kung may hadlang, patawarin mo po kami. Kung may nakikita ka sa aming mga puso, Panginoon, na hindi ka aya-aya, Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, nagpapakumbaba po kami, wala po kaming maipagmamalaki, kaya ikaw lang, Panginoon, ang aming maipagmamalaki. Kaya, Panginoon, hayaan mo na ang iyong salita, Panginoon, ay mag-penetrate sa aming pong mga buhay ngayong pong hapong ito. Malaya kang makakilos, Panginoon, and cover us with your most and precious blood. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Minsan pa, KKB, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. So, ang Diyos ay mabuti, tama ba? Ang Diyos ay matapat. Amen po ba? Amen! At ngayon po, I am very excited dahil po ang inyo pong theme is saying yes to God. Saying yes to God. At ang theme verse po ninyo ay makikita po natin sa Isaiah chapter 6, verse 1 to 8. So, hayaan nyo po, nabasahin ko po muna ang inyo pong theme verse. Ang sabi po dito, in the year that King Uzziah died, sabi po ni Isaiah, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim. Each had six wings, and two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. And verse 4, and the foundations of the threshold shook at the voice of Him who called, and the house was filled with smoke. And verse 5, and I said, Woe to me, for I am lost. For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. And verse 6, the one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Isaiah commissioned for the Lord. And verse 8, ang sabi po ni Isaiah, And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will I go for?
Then I said, sabi po ni Isaiah, "Here I am, send me." Sa atin po bilang mga kabataan, alam po natin tayo ang pag-asa ng bayan. Napakarami po nating magagawa, lalo na po pagdating sa Panginoon. Dahil po kung aasahan po natin ang ating mga magulang, kung aasahan po natin ang nanay natin, ang tatay natin, marami na po silang hindi kayang gawin. Kung ikukumpara po natin sa ating mga kabataan, lamalakas pa po tayo. Naalala ko po ang aking kabataan. Kabataan pa rin naman po ako ngayon. Kaso lang po, medyo tumatanda na. Eh talaga pong nung kabataan ko, ako po ay pag sinabing, hindi lang naman po kasi ako preacher eh. Before po kasi nung ako po ay nagsisimula sa Panginoon, sa dance ministry po talaga ako nakabilang. Hindi po ako naging head ng KKB. Pero makikita ko po sa buhay ko, simula pagkabata ko KKB, ako po ay naging tagapagturo ng mga bata. Alam niyo po, kay payat-payat ko, mas mapayat pa po ako kahit payat na ako ngayon. Kay payat-payat ko po, napakalaki po ng kaldero. Kaldero po ng lugaw. Tapos may bit-bit-bit-bit pa po kung maraming biskwit. Bakit po? Kasi pupuntahan ko po yung mga bata kasi may Bible study. Tatlo po dati yung Bible study ko. At malalayo po yon. Wala pa po akong sasakyan. Pero dahil kabataan ako, nandun yung strength. Kahit ako lang po mag-isa, binibit-bit ko lahat. Kinakaya ko po lahat. At hindi lang po yon sa pagsayaw. Grabe po, kahit hingal na hingal ka na, kahit patuwa din ka pa, kahit ihagis-hagis pa po ako, hindi po ako napapagod. Pero ngayon po, dahil medyo tumatanda na, aaminin ko po sa inyo, napapagod na rin po ako agad. Kaya nga po, iba kapag kabataan ang nagpagamit sa Diyos. Iba po kapag kayo mismo ngayong araw na ito, in season and out of season, ay magsabi sa Panginoon, "Yes Lord, use me for your glory alone." Ilan po dito ngayon ang nagnanasa na, na magamit po siya ng Panginoon mightily and effectively sa kanyang ubasan? Taas po ang kamay. Kahit nasan man po kayo ngayon, nakikita po tayo ng Diyos. Nakikita po niya tayo at hindi po madali ang pagsasabing "Yes, Lord." Kasi marami kang pagdadaanan. Alam niyo po, sa pagiging isang Kristiyano, hindi po ibig sabihin na ikaw ay nagsuko ng buhay mo sa Diyos. Ibig sabihin, wala ka ng problema. Wala na po tayong pagdadaanan. Eh, usually po, ang mga kabataan is very emotional. Kaya po minsan, hindi nagagamit ng Diyos. Kasi bakit? Dahil sa nararamdaman, nag-i-stop, gumigive up. Pero alam nyo po ba, kapag kayo ay nag-yes sa Panginoon, madalas sa buhay mo, kung anong nararamdaman mo, kailangan mong isang tabi yan. Bakit? Para magamit ka ng Diyos. Ako po ay isang open book. Sinasabi ko po sa inyo, kala nyo malakas ako. Yes, malakas po ako. Ako po ay dumaraan din sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Pero kahit po anong sitwasyon ng buhay ko, iiyak ako, magsusumbong ako sa Panginoon, pero tatayo pa rin ako. Maglilingkod pa rin po ako sa Panginoon. Bakit? Kasi yan po yung dahilan kung bakit po ako nabubuhay. Bakit po ako magpapatuloy sa Panginoon? Kasi sa dinami-dami ng tao, siya po yung unang nagmahal sa akin. Siya po yung unang tumanggap sa akin. Siya po yung unang nagbigay ng buhay sa akin. Kaya sino ko para umatras? Sino ko para masabihin sa Panginoon, "No, ayoko Lord, natatakot ako eh." Wala po akong karapatan. Kaya madalas po, tayo mga kabataan, kailangan mong isang tabi ang nararamdaman, problema, sakit at karamdaman para magamit ka lang mightily ng Panginoon. Kaya po, mapapatunayan ko din po sa inyo na once mapatunayan niyo po sa Panginoon na tapat kang naglilingkod at sumusunod sa Panginoon,
hindi ka po niya pababayaan. Kahit kailan, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Sino pong mag-aakala na isang nurse lang po, naglilingkod lang po ako sa Panginoon, pero yung desire po ng puso ko ay binibigay po ng Diyos. Hindi ko po kaya na gawin yung mga ginagawa ng ibang mga tao na most of their time, kailangan nasa trabaho, kailangan po nasa negosyo, kailangan nasa pag-aaral. Hindi ko po kaya yon kasi bakit? Naglilingkod ako sa Lord eh. Kaya nga po nung one time, may pagkakataon na pagpalain ako ng Diyos. Sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto kong manalo ng jackpot. Ilang beses ko po yun sa isang araw sinasabi, pagmulat ng mata hanggang sa pumikit ang mga mata ko, pinaglalaban ko po yun sa Lord. Kasi bakit? Alam ko yung standing ko sa Lord. Hindi po ko humihindi. Kahit anong mangyari sa buhay ko, nagpapatuloy po akong naglilingkod sa Lord. Kaya po nung time po na yon, gusto ko po Lord, manalo ko ng jackpot. Eh kaso po, dahil nagkaroon ng duda, kaya sabi ko po sa Panginoon, ayan na ang jackpot. Magsisimula sa 50,000, magtatapos sa tatlong kotse na mapapanalunan. Pero sabi ng kapatid ko, ayan, sige, ayaw-ayaw pa kayo ha, baka mamaya hindi kayo mabunot. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, okay na po yung 50,000. Right after po na sinabi ko na okay na po yung 50,000, tinawag po yung number ko. At pagbaba ko po sinabi ng Panginoon, ayan kasi, papanalunan kita ng jackpot, ng kotse, kaso nagduda ka. Kaya po simula po noon, natutunan ko po sa buhay ko, kahit ano pong sabihin ko at paniniwalaan ko o pananampalatayanan ko, kailangan laging yes, kailangan laging positibo, dapat hindi ka nagbabago. Kasi kayang-kayang gawin yan ng Lord. Amen po ba? Kayang-kayang gawin po ng Panginoon yan lahat. Wala pong imposible po sa ating Panginoon. Kaya po yung simpleng yes sa Diyos, napaka-importante po niyan. Pag sinabi mong yes, ibig sabihin ready ka. Ready ka in season and out of season, magamit ka ng Panginoon. Kaya po hindi po tayo dapat mag-know sa Lord kasi hindi po karapat-dapat ang Diyos. Dahil sa pag-ibig po niya sa atin at binigay niya mismo yung kanyang buhay para sa iyo. Para imbis na tayo po ay mapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, tayo po ngayon ay may buhay na walang hanggan. Di ba po napakalaking utang na loob para sa Diyos? Ang dami niyo pong mga kabataan, ang dami niyo pong pinagkakaabalahan na nakapagbibigay ng kaligayahan. Isa na po doon yung TikTok. Hindi ko po akalain na yung TikTok, eh magkakaroon po ako ng account ng TikTok. Nakakatawa man. Pero hindi ko akalain kasi bakit yung mga nagti-TikTok, minsan nakakatawa, yung nakakapagbigay siya talaga ng kaligayahan sa ating lahat. Ang dami po nating pinagkakaabalahan, pero hindi ba natin naiisip na yan yung isa sa ginagamit ng kaaway para mawalan ka na ng panahon sa Diyos. Di ba po? Sabihin natin, pagod na, napapagod kami, kailangan ko na maglibang-libang. So ang gagawin natin, magti-TikTok tayo. Diba yung mga ano, TikTok-tok, yung mga galon. Alam ko yon. Natawa pa kayo ha. Tapos sasayaw-sayaw kayo dyan. Eh why not? Yung pagsasayaw nyo sa TikTok, gawin nyo na lang salvation. Eh nag-yes kayo sa Lord eh. Diba? Kailangan gawin na lang po nating salvation. Sabi po dito, in season and out of season, in high lows, high and lows, through darkness or toughest times of our lives, choose to say yes to God. Ano pong ibig sabihin na to? Hindi lang po sa magagandang bagay, kailangan yes Lord. Hindi lang po kapag pinagpala ka, maayos ang pamilya mo, maayos ang finances mo, sige Lord, maglilingkod ako sa iyo.
Hindi lang po, kapag bumalik na lang po sa normal, ito pong pandemic namin, tsaka ko po ibibigay yung todo ko sa'yo. Pero po nakalagay po sa inyo in season and out of season. So ibig pong sabihin, pandemic or not pandemic, you will still yes say yes to God. Ibig sabihin, willing kang magpagamit sa Panginoon. Yun po yung ibig sabihin ng in season and out of season. Kailangan po nating tumugon sa panawagan po ng Diyos. Dahil kung hindi po, imbis na ikaw sana yung gagamitin ng Lord, iba na lang. Makikita mo na lang yung sarili mo na dapat ako yun eh. Dapat ako yung mightily ginagamit ng Diyos, pero naduwag ako, kaya iba na lang ang tinawag ng Diyos. Kaya po, bago po ako tuluyang, mag-proceed po sa tatlong bagay. No, meron po tayong apat na barriers, hadlang, para hindi po tayo magkaroon ng courage na magsabi po ng yes sa Panginoon. Ano po yung mga barriers po na ito? Basahin po muna natin ang Jonah. Tingnan po natin yung buhay ni Jonah. Sa Jonah chapter 3 verse 1 to 2, ang sabi po dito, the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Tingnan niyo po yung word na to. Second, again. Ibig sabihin po, inutusan na ng Lord nung una pa lang. Sa Jonah chapter 1, inutusan na siya na magpunta ka sa Nineveh, Jonah. Pero hindi po niya sinunod ang Lord. Ano po yung ginawa ni Jonah? Imbis na sa Nineveh, sa Joppa siya nagpunta. Sinuway po niyang Panginoon. At dahil po sa pagsuway niya noon sa Panginoon, ano pong nangyari sa kanya? Napabuti po ba siya? Hindi. Napahamak po ang kanyang buhay. Kinain siya ng malaking isda. Kasi hindi po siya sumunod sa Diyos. Kaya po pag hindi tayo sumusunod sa Lord, napapahamak po tayo. Pag hindi po tayo in line sa kalooban ng Diyos, napapahamak po tayo. Maaarin man po natin, maangkin man po natin lahat ng bagay sa mundong ito kung wala si Kristo sa puso mo. Kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, baliwala po lahat ng bagay. Ako po sa totoo lang, pwede na eh. In demand po ang nurse eh. Alam niyo po ba kung magkano ngayon ang sahod ng isang nurse sa US? 50,000 a day. Kung itatimes mo yan sa 26 days, aabot po yan ng 1 million plus, 1.1 million plus. Pwede na sana eh. Pero hindi yun ang kalooban ng Lord. Sabi ng Lord, as long as we have Him, as long as we pray, as long as we serve Him, hindi po tayo magugutom, hindi po niya tayo pababayaan. Kaya po, ang unang barrier na nakita po natin kay Jonah is yung fear. Sabihin niyo nga po, fear. So ano po yung sa Tagalog ng fear? Takot. Yan yung pinaka-biggest barrier. Pinakamalaking hadlang para hindi po tayo magamit ng Panginoon. Takot. Bakit po ba natakot si Jonah? Kasi mababasa po ninyo, actually, sinabi po ni Jonah yung reason kung bakit po siya ayaw niyang sumunod sa Lord. Kung bakit po siya gustong magpunta na lang sa Joppa, imbis na magpunta siya sa Nineveh. Sinabi po niya yon sa Jonah chapter 4. At ang sabi po niya, ang Nineveh po kasi is capital po siya ng Assyria. Ibig sabihin po, pag Assyrian, ibig sabihin po nun, ruthless nation, walang awa. Ibig sabihin, hindi nawawala ng violence sa bansang iyon, sa Nineveh. At ang Assyria at Nineveh po, ang laki po ng tinik niyan. Kumbaga, sila po yung nagiging malaking tinik sa mga anak po ng Diyos, sa mga Israelites, sa mga taga-Juda. Kaya po, ayaw sumunod po ni Jonah. Kasi kapag sinabi niyang repent, pag sinabi niya yung mga pinag-uutos ng Lord, ang Lord patatawarin sila.
Imbis na parusahan ang Assyria, imbis na parusahan ng Nineveh, hindi parurusahan ng Lord kasi slow to anger and abounding in love. Kaya natatakot siya na magpunta po sa Nineveh kasi alam niyang patatawarin sila ng Diyos at mapapahamak ang mga anak ng Diyos. Kaya po yung fear, ang sabi po dito, sometimes out of our fear of what the future may bring, we are petrified just even before following the Lord. Alam niyo po, walang maghagawa ang takot. Hindi po pwede na gusto mong magpagamit sa Lord, pero takot na takot ka. Wala pong mga men and women of God, kung mapapansin niyo po sa history and even sa Bible, na duwag. Lahat po silang matatapang, sabihin niyo nga po matatapang. Lahat sila hindi duwag. Lahat po silang mataas ang kanilang pananampalataya. Kasi hindi ka mightily magagamit ng Lord kung naduduwag ka. Kaya nga po ito may testimony po ako for the glory of God. Sa KKB sa Pangpalay, sila hindi sila natatakot. Biruin niyo po sa time ng pandemic, ang dami pong mga kabataan ang gusto pong pumunta sa youth party para sambahin ng Diyos. Hindi na mapigilan. Kapag pinauwi, anong gagawin nila? Babalik sa fourth service. Biruin po ninyo nung ECQ, nawalan po kami ng youth party. Usually po kasi, ako po dating MIS ng Region 1, usually kapag halimbawa may Sunday service ka or life group ka at hindi ka nag-life group ng isang linggo, expect mo na yan. Kapag nag-start ka uling mag-life group o nag-start ka uling na mag-Sunday service, konti lang yung dadalo. Ganun po yung before na nangyayari. Pero iba ngayon. Iba po yung nangyayari. Bakit po? Makikita nyo po sa lahat ng KKB sa Pangpalay, hindi sila takot. Hindi po sila natatakot at sila po nagsasabi sa akin, Pastora, pwede po bang mag face to face kami? Ay, hindi pwede. Ako pa po naghahad lang. Walang takot. Lagi po silang nasa church. May mga magulang din naman sila tama? Pero grabe po yung dinadala ng Panginoon. Bakit? Unang-una po kasi, kailangan sa puso ninyo, mahalin nyo ang Diyos ng higit sa lahat. Mauuna ang mga leaders, mauuna po ang chairman nyo. Kailangan sobra yung pag-ibig nyo sa Diyos. Pag sobra ang pag-ibig mo sa Lord, baliwala lahat ng bagay. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Di ba po nasubukan nyo ng ma-in-love? Against all odds, ayaw ng magulang mo sa lalaki, sa babae. Pero ano ginagawa mo? Pinipilit mo. Bakit? Sobra mong mahal yung lalaki. Sobra mong mahal yung babae. Kaya naman po, pag maglilingkod ka sa Panginoon at nag-yes ka sa Lord, kailangan di ka takot. Paano mangyayari yan? Dapat sobrahin mong mahalin ng Diyos sa buhay mo. At yan po yung nakadikdik sa lahat ng mga kabataan namin. Sobra po nilang mahal ang Diyos. Kaya hindi po sila papipigil. Naniniwala po ako, kasi family ko din po itong Bagbaguin . Dahil umpisa dito po ako nag-umpisang maglingkod sa Panginoon. Hindi ko naman po akalain na ako po'y malilipat ng San Jose del Monte. Pero ang una kong minahal ay JIL Bagbaguin. Kaya naniniwala ko kung ano yung espiritu at kung anong meron sa San Jose, makukuha po ninyong lahat. Kaya nga sabi ko po sa chairman ninyo, paatin ninyo yung mga leaders nyo ngayon. Sabi ko sa kanilang ganun, kasi magbibigay po ako ng yung anointing na ibinigay po sa akin ng Panginoon, ipapasa ko po sa inyo. Kasi hindi po pwede na San Jose lang po yung ganun. Kailangan yung family ko din dito sa JIL Bagbaguin ay maging ganun din. Yun nga lang, kailangan yung takot, wala kayo. Kailangan po walang fear.
Kasi hindi talaga kayo magagamit ng Lord eh. Sabi nyo pa, in season and out of season eh. Pandemic or not pandemic, dapat hindi po tayo natatakot. Di ba po yung mga apostles, the more na sila po ay talagang inaano ng kaaway, pinepressure, binibigyan ng tribulation, the more na sila po ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi sila natatakot sa mga ginagawa ng kaaway sa kanila. Kahit bigyan mo ng problema, ikulong mo, parusahan mo. Wala. Hindi mo sila matatakot. Magpapatuloy po silang nagpapagamit sa Diyos. Nasa ano mo yun eh, nasa pananampalataya mo eh. Kaya nga nung minsan, narinig ko po ito sa isang worker namin. Sabi niya, Lord, lalabas kami. Hindi naman kami maglalakwatsa. Maglilingkod naman kami sa'yo, Lord. Kaya Lord, po protektahan mo kami. Hindi kami magkaka-COVID kasi naglilingkod kami sa'yo. Alam niyo po, depende kasi sa pananampalataya eh. Kung anong pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kaya kung ang pananampalataya mo, po protektahan ka ng Diyos habang naglilingkod ka sa Kanya, gagawin niya ng Diyos. Kasi po hindi po pwede na ma-stop ang gawain ng Diyos. Hindi po pwede na ma-stop sa atin na tayo lang po ang naka-receive ng gospel or ng salvation. Napakarami pa pong kabataan sa iba't ibang barangay ng Bagbaguin, JIL Bagbaguin. Isa na po dyan yung Pulumbuhangin, yung Guyong, yung Emsapa, yung Santa Clara. Napakadami pa pong mga kabataan and in different schools. Kung tayo po ay mananahimik at matatakot, ano pong mangyayari? E di nanalo ang kaaway sa atin. Nanalo si Satan. Kasi bakit? Eh yung mga kabataan sa Bagbaguin eh, mga takot. Kaya sila nasa bahay lang. Ang dami pong pwedeng gamitin ng Panginoon. Buti nga po may mga social media platforms na po tayo. Eh dati po kasi yung way lang po namin ng evangelism is through house to house. Eh since ngayon, bawal lang house to house eh. So may mga social media platforms tayo, yung sinabi kong TikTok nyo, gamitin natin to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Kung kinakailangan na magpaano kayo, ang tawag doon, contest, di ba? Pagandahan ng sharing. Tapos i-boost ninyo para maraming kabataan or mga tao na ma-enlighten. Kasi sa totoo lang, ang dami pong mga nade-depress. Siguro, isa sa mga nanonood dito, meron ka ng depression na nararanasan mo sa buhay mo. Hindi mo na alam kung anong gagawin. Full of fear. Hopeless. Parang wala na tayong magagawa. Ganyan ang ginawa ng kaaway sa atin. Tinakot tayo ng tinakot. Biruin mo, magkukwarantine ka, ikaw lang mag-isa sa kwarto. Eh anong gagawin mo doon? Eh di TikTok. Diba? Anong gagawin mo doon? Wala kang kausap. Napakahirap. Wala man lang yayakap sa'yo, sasabihin kaya mo yan. Ikaw lang ang makikipaglaban sa sarili mo. Nung one time po, ako po ay nag-positive nung March. Sa totoo lang po, bilang tao, aaminin ko sa inyo natakot po ako. Ilang saglit natakot po ako kasi sabi ko, naku, baka ito na yung last na buhay ko. Nagsasabi na nga po ako sa mama ko, ma, baka mamatay na ako, ma. Kasi nilalagnat po ako nung time na yun eh, pero alam niyo po ba, niresist ko yung kung anong sinasabi ng isip ko. Hindi pwede yan. I will live, I will not die, I will live, I will not die. Hanggang madaling araw, pinapatugtog ko po yung In Jesus' Name at saka yung, ano nga ba yung isa, I Raise a Hallelujah. Tapos nagbabinding and losing po ako, walang mangyayari sa akin, hindi ako mamamatay, ganyan. Alam niyo po ba, napagtagumpayan ko po. Ngayon, okay na po ako. Wala na po akong COVID. Hindi naman po ako naging malala. Hindi naman ako nadala sa ICU. Tinatakot lang kasi minsan tayo talaga ng kaaway eh. At
Alam niyo po ba, may sinabi sa akin yung supervisor namin, usually daw po na kapag nagkaka-COVID, ang papatay sa'yo takot. Kasi kung ano-ano na maiisip mo eh. Kaya na-overcome na ikaw ng takot. Kaya lumalala, kaya po hindi gumagaling. Kaya po, ang hirap pag napuno ka ng takot, wala kang magagawa. Nakakulong ka lang. Kaya sabihin mo sa sarili mo, simula sa araw na ito, hindi ako matatakot. Diba? Hindi tayo matatakot. Magpapagamit po tayo sa Panginoon. Pangalawa, shame. Isa yan sa barrier. Si Jonah, nung siya po ay nag-failed, kasi hindi po siya sumunod sa Panginoon. Nakakahiya po yun, di ba? Nung una, inutusan ka ng Diyos, di ka sumunod. Nakakahiya po yun. Parang sinasabi po ni Jonah, magagamit ba uli ako ng Diyos? Hindi ako sumunod sa Kanya, magagamit ba uli ako ng Diyos? Nilunok po niya yung kanyang kahihiyan. Kaya po, nung pangalawa, na sinabi ng Lord na magpunta ka sa Ninive, ang ginawa niya, nilunok niya yung kahihiyan niya at sumunod po siya sa Panginoon. So, sabi po dito, admit it or not, when we did something wrong in front of the Lord, it is very difficult to go back and do what you always do. Sobrang nakakaya po talaga, lalo na kapag meron po tayong ginawa, ang hirap bumalik. Tama po ba? Siguro yung iba sa nanonood dito, dati, unang-una, mightily ginagamit ka ng Lord, ngayon nasan ka na? Bakit hindi ka makabalik-balik? Kasi nahihiya ka na. Pero anong dapat mong gawin? Kailangan mong lunukin ang kahihiyan para simula sa araw na ito, magamit ka ng Panginoon. Yun lang eh, pag sinabi mong, yes Lord, gusto ko pa pong magpagamit sa'yo. Alam niyo po, ang dami po na mga dati na mga workers, ngayon po nagbabalikan na. Ang dami po. Kasi bakit? We're living in the last days. Kaya nga pong wino-work out natin na yung family po natin ay makakilala sa Lord. Kasi you'll never know. Kahit ako sa sarili ko, sinasabi ko po yun. Hindi ko alam kung kailan ako mamamatay. Hindi ko nga alam kung aabot ako ng December. Hindi ko nga alam kung aabot ba ako next year. Eh paano kung madatnan tayo ng Lord na hindi tayo naglilingkod? Ano yung maio-offer mo sa Lord? Si Cesar Castellanos po, minsan po ay may nangyaring tragedy po sa kanyang buhay. Meron po na pilit na nagnanakaw ng kanyang possession. Siguro cellphone or pera or bag. Tapos po hanggang sa tinusok, ang tawag dito, sinaksak po siya sa chest. Eh alam po natin, pag sinaksak ka sa chest, mamamatay or mabubuhay. Napakaliit po ng chance na mabuhay. At nung time po na yon, nakita ng mga tao, nilapitan siya. Walang-walang signs of life. Ibig sabihin po, wala pong vital signs. Wala pong pulse. Wala pong air. Wala lahat. For 30 minutes, nandun lang po siya sa floor. At nagkaroon po ng time na siya po ay binigyan ng privilege ng Panginoon para ma-encounter po siya. At nung na-encounter po niya ang Panginoon, nahiya siya. Bakit po siya nahiya? Kasi po, wala po siyang maraming crown na maio-offer sa Lord. Meron man po, pero less than 50. Kaya sabi niya sa Lord, nagbeg siya sa Lord, Lord, bigyan mo ko ng pagkakataon, buhayin mo ko uli. Pag ako nabuhay, gusto ko marami na akong crown na maibibigay sa'yo. Sinagot po siya ng Panginoon. Nabuhay po siya. And from his life, thousands of people ang talagang na-win para sa Panginoon. Iba po kapag dinesire po nating maglingkod sa Lord. Yung isa po nating worker, na DA po siya. Kasi syempre, hindi ka ma-DA pag wala kang ginagawang masama. Diba? Na DA po siya. Pero alam niyo po ba nung nakausap ko po siya, sabi niya, Pastora, na DA po ako. Pero gusto ko po talagang bumalik sa paglilingkod ko sa Lord.
willing po ako, ano pong gusto niyong gawin. Kung babalik po ako sa umpisa, babalik po ako sa umpisa. Kaya ngayon po, naglilingkod na siya sa Lord. At lagi niyang sinasabi, hindi ko nauulitin yung ginawa ko nung nakaraan kasi mahirap kapag hindi ka na naglilingkod sa Diyos. Ayoko na nung naranasan ko na hindi ako nakapaglingkod sa Lord. Kaya ngayon, ang bawat paglilingkod niya ay talaga namang todo-todo kahit nagtatrabaho. Kaya po huwag tayong mahihiya. Kung sino man po tayo, kung ano man po tayo, it doesn't matter. Humingi lang po tayo ng tawad sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng panibagong pag-asa. Panibagong chance. Bumalik po tayo sa paglilingkod sa Lord. Lunukin po natin lahat ng kahihiyan. Amen po ba? Hindi po tayo dapat mahiya. Kasi wala pong perfect sa mundo. Perfect ka ba? Perfect ba ako? Wala pong perfect. Kaya po kung may perfect man, sa heaven na po yun. Kung perfect ang hinahanap ng Lord, lahat tayo hindi karapat-dapat. Kaya po hindi po dapat maging hadlang ang kahihiyan. Pangatlo, self-interest. Ano po yung interest ni Jonah? Gusto niyang ma-destroy ang Nineveh. Gusto niyang ma-destroy ang Assyrian. Kaya po, kung mababasa niyo po yung buong Jonah, na-disappoint po si Jonah talaga. Kasi, makakaligtas na sana sila eh. Ide-destroy na sana ng Lord ang Nineveh. Pero dahil siya yung sinend ng Lord, mag-repent kayo. Bumalik kayo sa Diyos. Eh ang Lord naman, nagpatawad. Kaya naman, imbis na ide-destroy na po yung Assyria or ang Nineveh, hindi po dinestroy ng Lord dahil sa habag ng Lord sa mga taong iyon. Kaya naman na-disappoint po ngayon si Jonah dahil may self-interest po siya. Kaya po, sabi po dito, we purposely do not follow the Lord at times if it contradicts on what we want the result of a situation to be. Minsan po, hindi po tayo nakakapag-yes sa Lord kasi meron po tayong self-interest. Lord, gusto ko ito yung mangyari, pero bakit hindi po ito yung nangyari? Gusto ko po ma-win yung buong family ko, pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin po na-win yung family ko? Gusto ko po yung sa ganito ko, ganyan nang mangyari, pero bakit hindi po ganito yung nangyayari? We have self-interest. Pero lagi po ninyong tatandaan, hindi po tayo Diyos. Si Lord, lagi po siyang may right time sa pag-ibig. Hindi dapat agad-agad yan. Ilang taon ka na ba? Nakapagtapos ka na ba ng pag-aaral? May trabaho ka na ba para mabuhay mo yung bubuuin mong pamilya? Kristiyano ba yung magiging boyfriend or girlfriend mo? Dapat po lahat yan kinoconsider po natin. Kasi hindi po biro yan eh. Hindi po biro. Kaya po sa atin, kung may self-interest tayo na Pastor, i-born again ko na lang po. Ang dami pong nagsabi ng ganyan, Pastor, i-born again ko na lang po. Anong nangyari sa buhay nila? Diba? Anong nangyari kasi i-born again mo na lang? Ikaw yung may gusto niyan. Hindi pa oras yan, pero pinipilit mo na yan na sana ang mangyari. Kaya kapag hindi nangyari, ano ginagawa natin? Ayoko na nga, di na nga ako maglilingkod sa Lord. Di na nga ako maglilingkod. So napakahirap pong sumunod sa Panginoon. Nahihirapan tayo sumunod sa Panginoon kung hindi natin alam kung ano yung lalakaran natin. Ako po personally, hindi ko po alam. Sa ministry, ano lang po ako. Ang sikreto lang po doon is yung matindi yung pag-ibig ko po talaga sa Panginoon. Pangalawa po yung matapang po kasi ako eh, yung tawag dito, yung mapangarapin, yung mataas po yung pananampalataya ko na minsan hindi na nakakasabay yung iba. Kasi naniniwala po talaga ako, pag may sinabi ang Lord, gagawin niya yun eh. Kahit sa tingin ko po, napaka-imposible, pero hindi ako naniniwala sa sinasabi ng iba, naniniwala lang po ako sa sinasabi ng Lord. Kaya po, yung mega church po natin na inaano po natin, pinagpaplanuhan pa lang po natin,
eh sa isip po ng tao, napaka-imposible nun. Eh talaga naman, sobrang napaka-imposible. Pero po kasi paglingkod ka ng Lord at nag-yes ka sa Panginoon, kailangan mataas yung pananampalataya mo. Na kahit anong ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, kayang gawin niya ng Diyos. Ano po ba ang vision ng KKB Bagbaguin? 1,000 po ba? O 1,500 KKB? Yan po bang vision na yan ay mangyayari kung tayo po ay manlulumo or kung tayo po ay matatakot? Sino pong magsasabi na hindi siguro ngayon yung panahon, Pastora? Kasi magulo pa yung mundo eh. Kasi may pandemic pa. Eh paano kapag nawala ka na? Eh paano kung ang kailangan ngayon ng mga kabataan ay isang kabataan na maninindigan at magsasabi sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos? Ang dami pong kabataan na nangangailangan ngayon. Kung may self-interest po tayo na gusto ko po na makapagtapos po muna ng pag-aaral. Pagkatapos ko po mag-aral, ibibigay ko po yung yes ko sa Lord. Ibibigay ko po yung todo ko sa Lord. Sinasabi ko po sa inyo, pagkatapos nyo mag-aral, ang sasabihin nyo po sa akin, Pastora, magtatrabaho po muna ako. Payayamanin ko muna yung parents ko. Bago po ako maglingkod sa Lord. Bago po ako mag-yes sa Lord. At kapag nagtrabaho ka na at yumaman ka na, at nagka-asawa ka na, anong sasabihin mo sa akin? Pastora, kakaasawa ko lang po. Ibibigay ko po muna yung aking panahon sa asawa ko. E pag nagkaanak ka na, anong sasabihin mo? Pastora, tsaka na lang po ako mag-yes sa Panginoon kasi maliliit pa po yung mga anak ko. E pag lumaki na yung mga anak mo at ikaw ay uugod-ugod na, Pastora, wala na po akong kakayanan. Ako po'y mananalangin na lang po, di ba? Eh, kailan ka gagamitin ng Lord? Isang malaking challenge po ito sa inyo. Grabe po, naiiyak po ako sa Panginoon. Sobra. Kasi ako hindi po ako matalino eh. Naamin ko po yan. Average lang po ako. Hindi nga ako makaabot sa Dean's Lister eh. Pero bakit nandito ako sa inyo? Diba? Isang malaking hamon po sa inyo yung nangyayari po sa mga KKB namin. Alam nyo po, for the glory of God, hindi sila umaalis sa paglilingkod pero Dean's Lister. Hindi sila umaalis sa paglilingkod pero presidential list. Pag presidential list ka, puro A ka sa grade mo. Pag Dean's List ka, A or B. Grabe, kanina lang po may kinongrats po akong isang KKB. Dean's Lister. Sabi ko, grabe, itong batang ito, nakikita ko lang na ganyan. Yung pala, tali-talino pala nitong batang to. Ang dami pong matatalino, pero hindi nawala sa paglilingkod sa Lord. Ang dami naman pong mga kabataan, inuuna po ang kanilang pag-aaral, nawawala na po sa Diyos. Eh, sasabihin ko po sa inyo, kailangan nyo pong mag-aral talaga. Pero kung wala ka na sa paglilingkod sa Panginoon, baliwala ang ginagawa mo. Tingnan nyo po itong mga kabataang ito, pwede naman eh. Pwede namang pagsabayin, pwede namang unahin ng Diyos. Pag inuna mo ang Diyos, yung desire mo na maging Dean's Lister o maging top, ibibigay yan sa'yo ng Diyos. Wala pong imposible. Kaya po itong kabataan na ito na hinagpapatuloy na naglilingkod at Dean's Lister, kinongrats ko po siya. Sabi ko, hindi lahat ng tao kayang gawin yan. Congratulations, kasi kahit Dean's Lister ka, hindi ka nawala sa paglilingkod mo sa Lord. Napakalaking tuwa at saya na nararamdaman ng Panginoon kapag hindi natin siya nakakalimutan. Kaya kung may self-interest tayo, ganito muna, Pastora, pag nabasa ko na yung buong Bible, tsaka ako, Lord, magpapagamit sa'yo. Eh, Pastora, bulul-bulul ako ngayon. Wala akong alam. Sasabihin ko po sa inyo, eh, bulul-bulul din po ako.
Wala din po akong alam na nag-uumpisa po ako. Ang pinaka-umpisa ko pong nag-share ng gospel sa Patag pa yon. Hiyang-hiya ako sa mga sinabi ko. Sabi ko, hindi ko alam kung paano, Lord. Hindi ko po talaga alam. Hiyang-hiya ako. Biruin niyo po, introvert ako. Wala naman po, hindi ako marunong makipag-usap sa maraming tao. Hindi ako marunong mag-explain. Minsan, dahil sa hindi ako marunong mag-explain, hindi ko na, ang tawag dito, hindi ko na madepensahan yung sarili ko. Kaya po, bakit akong pinili ng Lord, hindi ko nga din po alam eh. Kaya hindi po dapat nasabihin nyo sa sarili nyo, wala kang alam. Madali na lang yun eh. Lahat ay kaya mong gawin basta kasama mo ang Lord. Wala kang talent, wala kang talino, wala kang abilidad. Kaya yung ibigay ng Lord. Basta magsabi ka lang ng yes, Lord. Meron po tayo dito dati na hindi naman marunong mag-keyboard. Pero ibinigay niya yung buhay niya sa Panginoon. Araw-araw nagpa-practice siya kasi gusto niya talagang magamit ng Lord. Alam niyo po ba naging anointed keyboardist po natin? J.I.L. Patag pa po siya. Naging anointed keyboardist po natin to the point po na dahil in-offer niya yung kanyang buhay sa Panginoon, to the point po na kahit may bumagsak na tinidor at narinig niya yung ting, alam po niya kung anong key. Kaya po, hindi po pwede na sabihin natin wala tayong kakayanan. Kasi yan yung nagiging hadlang eh. Sabi mo wala kang kakayanan, hindi po pwedeng ganun, basta mag-yes ka lang sa Lord. Hindi ka marunong mag-evangelize, buksan mo lang yung bibig mo. Paano ka ba naligtas? Paano ba nakilala mo si Kristo? Pag binuksan mo na yung bibig mo, ang Lord nang sasama sa'yo. Ang Lord na ang maglalagay ng salita para para po makakilala sa Panginoon yung mga taong nakakarinig sa'yo. Kaya po, yung self-interest, una, yung fear, pinaka number one yan. Shame, self-interest, pang-apat po yung unbelief, sabihin nyo nga, unbelief. Yung unbelief po ni Jonah, ibig sabihin, kabaliktaran niya ng pananampalataya eh. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala. Si Jonah po, pwedeng ang sinasabi po ng Panginoon sa kanya, go to Nineveh and preach. Sinasabi po niya, can God really change a wicked city like Nineveh through one man speaking God's word? Kaya bang baguhin ng Lord ang Nineveh sa pamagitan ko? Ng isang lalaki, isang tao? Kaya bang gawin yun ng Panginoon? Unbelief. Parang question. So sabi po dito, before we can commit and follow the Lord with all of our heart, mind, and soul, and strength, it will take a whole lot of believing that the Lord we are serving always have a plan. Magkaiba po ba tayo ng Diyos na pinaglilingkuran? Hindi. Ang Diyos na pinaglilingkuran ng JIL ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kung ano man po ang nangyayari sa buong JIL ay magmamanifest din po sa ating lahat. Yun nga lang po, kailangan, walang takot. Kailangan po yung shame ialis natin sa ating buhay. Kailangan po yung self-interest, tsaka na lang Lord, tsaka na lang pag okay na ako. Alisin din po natin yun. And then yung pang-apat, yung kawalan ng pananampalataya. Kailangan mataas yung kumpiyansa mo sa Lord na kaya niyang gawin ng lahat ng bagay. Kaya yung apat po na yan ay kailangan baguhin po natin sa ating pong sarili. Ma-overcome po natin yan lahat. At darako po tayo ngayon sa tatlong, sabi po dito, impacts. Ano po ang impact ng ating yes sa Panginoon? So number one, yung why, ano po yung impact ng yes natin sa Lord? Sabi po dito, your yes mean to God. Okay, Matthew chapter 5 verse 37, all you need to say is simply yes or no. Tatanungin po tayo ng Panginoon ngayon. 'Di ba? Magko-commit po tayo mamaya. Ano bang nararamdaman mo? Ano bang gusto mo? Magsasabi ka ba ng yes or magsasabi ka ba ng no? Ang laki po ng impact nito sa Lord pag sinabi po nating yes. At tapong ang sabi po dito,
live out of our comfort zone and live for our purpose, even if it's convenient or not to us, because in saying yes to God is also about reaching out the last, the lost, and the least, and doing our great commission here on earth. Pag sinabi po kasi natin, yes, yes Lord, hindi pwedeng hindi mo gagawin ang great commission. Hindi pwedeng hindi ka aalis sa comfort zone mo. Hindi ka pwedeng hindi mag-iisip ng strategy kung paano mapapalaganap ang salita ng Diyos. Huwag po uli nating isipin na sarili natin na hindi natin kaya. Di mo kaya, pero kaya ng Lord. Kaya po ang sabi po dito, praise the Lord, malaki po yung magagawa po natin. Malaki po ang mararating natin kapag po tayo ay tumugon sa Panginoon. Marami pong buhay ang mababago sa tulong po ng pagtugon ng Lord. Isipin nyo na lang po, nakakaiyak po yun eh, no? Yung ilan ng capacity ng church natin pag nag-normal na, pag nawala na po yung pandemic. Biruin po ninyo kung ang mga kabataan, dati po actually nung ako po'y assistant, ang na-vision ko po dito sa KKB, hindi lang po ito hanggang dun sa labas ng pure gold, maraming kabataan ang talagang dadalin po ng Panginoon dito. Kaso lang po, ang katotohanan, naghahanap po ang Panginoon ng mga matatapang. Kasi tingnan niyo po si David, example na lang natin si David. Nung narinig niya na parang inaano na niya ang Lord, si Goliath, parang tinatakot na niya yung mga anak ng Diyos at parang wala siyang believe sa Diyos ng mga Israelite. Ang ginawa po niya is siya mismo, maliit na kabataan. Pero sino yung kakalabanin niya? Malaking higante. Kung iisipin po natin sa human mind, parang ang engot naman nito. Hindi naman siya soldier. Hindi naman siya marunong makipaglaban. Maliit pa siya, kabataan pa siya, pero susugod siya sa magaling lumaban. Susugod siya sa mataas at malaki. Pero bakit po ganun si David? Ano yung makikita ninyo kay David? Courage. Hindi siya natakot. Hindi siya natakot humarap kay Goliath. Bakit? Alam po kasi niya na kasama niya ang Diyos. Sa atin, ano bang Goliath ngayon? Pandemic. Aba, paglabas mo ng bahay, di mo alam kung anong mangyayari sa buhay mo. Alam niyo po ang prinsipyo ko sa buhay ngayong pandemic. Lagi ko po yan sinasabi. Kung nga kayo, lumalabas kayo ng bahay, di ba, para maghanap buhay, para kumain, para pumunta sa kung ano-ano. Ang mall nga, ang SM nga, ang daming tao doon. Pagdating sa ministry, bawal na. Ba't ganun? Ang sakit naman sa puso ng Diyos. Pagdating sa simbahan, bawal ka na magpunta. Pero pag nagpunta ka ng SM para bumili lang ng konting-konti, sinusubo mo yung sarili mo kahit alam mong pandemic dahil nandun yung lahat ng pamilya mo. Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, bawal lumabas. Ba't ganun? Di ba dapat pagdating sa Diyos, yes lagi? Kay pandemic o hindi, yes lagi. Di ba dapat pagdating sa Diyos, ganun? Ba't ganun ang nangyayari sa atin ngayon? Puro takot. Pagdating sa Diyos, bawal. Bakit ganun? Si David, di siya natakot. Kahit ang laki-laki ng kanyang kalalabanan. Kahit alam niya sa sarili niya na baka hindi ko yata makayanan tong si Goliath at mamatay pa ako dito. Hindi niya inisip na mamamatay siya. Ang iniisip niya, pagkasama niya ang Diyos, kaya niyang labanan ang Goliath. Tayo, pagkasama natin si Lord at alam natin naglilingkod tayo sa Lord, aba hindi tayo kayang-kayang pasukin ng COVID. Yun ba yung pananampalataya nyo? Ako nga, nagtatrabaho ako eh. Sinusubo ko yung sarili ko eh. Para lang kumita ng pere. Tapos pagdating sa paglilingkod, bawal.
ang sakit-sakit po nun sa puso ng Lord. Hindi po magagamit ang isang taong takot. Pag nag-yes ka sa Lord, dapat walang takot. Kasama nun, kaakibat po noon, yung alam mong kasakasama mo ang Diyos. Kaya po hindi pwedeng hindi tayo umaksyon. Sabihin mo nga sa sarili mo, hindi pwede na hindi ako umaksyon. Hindi pwedeng patulog-tulog lang tayo sa bahay. Kailangan mag-share tayo ng gospel of the Lord Jesus Christ. Hindi pwedeng tayo lang yung ligtas. Hindi pwedeng ikaw lang ang ligtas. Kailangan maraming kabataan ng maligtas. At pagdating na nawala na po ang COVID, kailangan yung mga kabataan na yon ay dadalin natin sa paanan ng Panginoon. Yun po yung dapat nating ginagawa. Napakalaki po ng magagawa po ng Panginoon sa atin. Pag sinabi po nating yes, it also means allowing God to use your life as a vessel. Vessel of change or reformation for this generation. Paano magkakaroon ng pagbabago? Paano magkakaroon ng reformation? Kung di ka tutugon, eh di wala. Yan po yung ibig sabihin nun. So bilang pong mga kabataan, we are the franchise holder. There is a hope in us. So we can create a high impact in every sector of our nation. Church, community, school, and our family. So kailangan po nating maging agent of change. Amen po ba? Agent of change. So mas piliin po nating maging parte ng solusyon. Kasi kung di tayo magya-yes, maraming kabataan ang mapapahamak sa panahon ngayon. Biruin mo, yung kabataan na kakilala mo, dati ang COVID, puro matatanda lang yan eh. Pero ngayon, sa mga hospital namin, mga bata, may baby pa. Oh, di ba? Eh, paano kung kakilala mo yun, tas hindi mo na-share ng gospel, balang araw, hahanapin yan sa'yo ng Lord. Hahanapin sa atin yan ng Panginoon. And when we say yes, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Ito po ay makikita natin sa Psalms 23. Alam niyo po, hindi ka pababayaan ng Diyos. Di ba po yung kanina ko pong testimony sa buhay ko, lahat po ng desire ng puso ko ay unti-unti pong binibigyan ng katuparan po ng Panginoon. Kasi walang lugi sa paglilingkod sa Lord. Wala kang lugi. Kaya anuman mangyari sa buhay mo, pagdating mo sa langit, napakayaman mo. May malaki kang mansyon. Diba? Eh kung iniisip natin yung mga bagay sa mundong ito, pagdating mo sa langit, ang mahirap ka, wala ka man lang mansyon. Iba po kapag naglingkod sa Lord. Iba pag natuwa ang Lord. Everything will be added unto you. Yung iniisip mo pa lang, yun diba, shinare ko po sa inyo na testimony, gusto pa lang ng puso mo, dinidesire mo pa lang sa birthday mo, gagawa na ng himala ang Lord para makuha mo yon. Kasi meron po sa amin na isang keyboardist po namin, nag-pray siya sa Lord, sabi niya, Lord, gusto ko ng saxophone sa birthday ko. Eh, ang birthday po niya, October pa. Tapos po, nag-post po siya doon sa isang group, parang musicians po yata. Eh, ang dami naman pong member ng group na yon. Pero yung isang foreigner na taga US, siya po yung napili na pagbigyan po ng saxophone. Kaya po from US, ngayon po may saxophone na siya. Kung iisipin po ng human mind, makinig kayo mga kabataan, gusto ko ng saxophone. Anong gagawin mo? Magtatrabaho. Hihingi ng pera sa magulang. Tama ba? Pwede naman. Pero tingnan niyo po yung ginawa nitong kabataan po namin na naglilingkod sa Lord. Tapat po siya. Inuuna niya lagi si Lord. Nagdo-dwelling. Bawal po sa amin na tumutugtog, walang dwelling. Ang laki po ng pinagbago niya sa spiritual life niya. May girlfriend siya, nag-break sila. Ang laki po ng ano niya, ng pinagbago po niya sa spiritual life niya. Kaya nung nagsabi lang siya sa Lord na, Lord, gusto ko ng saxophone. God made a way.
God made a way. Nakakuha po siya ng saksofong na gustong-gusto po niya dahil po inuuna niya lagi si Lord nang walang kahirap-hirap. Yan po yung maganda sa paglilingkod sa Panginoon. Letter E, embrace your calling. Nag-yes ka na sa Lord, ngayon i-embrace mo na yan. Wala nang atrasan. Sabihin mo nga sa sarili mo, wala nang atrasan. Ikaw talaga yung pinili ng Diyos. Hindi yung katabi mo, hindi yung si ate mo na hinahangaan mo. Ikaw talaga, wala nang iba. Kailangan i-embrace mo yung calling mo. Lahat po tayo may mga weaknesses. Pwedeng masabi natin that I am not worthy, Lord. Hindi ako karapat-dapat. Eh, ang tanong ko sa inyo, sino bang karapat-dapat? Sa atin, walang karapat-dapat. Kaya kailangan tanggapin mo na ikaw ang tinawag ng Diyos. Sa lahat po ng kabataan na nanonood sa FB Live po ng KKB Bagbaguin, sinasabi ko po sa inyo, hindi aksidente kung bakit kayo po ay nakikinig ngayon. Meron pong plano ang Diyos sa inyo at tinatawag po kayo ng Panginoon sa panahon ngayon para hindi matakot, para tumayo, para mag-share, para ipagamit niyo ang buhay niyo sa Diyos. Kaya po mamaya ang tanong ng Lord, sasabihin mo ba, yes Lord, magpapagamit ako sa iyo. Hinihintay po tayo ng Panginoon. Tingnan niyo po example, si David. Napakabata, pero naging hari. Ginamit mightily ng Panginoon. Kaya huwag mong isipin na bata ka pa lang. Yan yung dilema na pagbata eh, no? Kasi sa paglilingkod ko sa Panginoon, talaga namang after kong graduate, naglingkod na ako sa Lord. So parang ang tingin ng mga tao, eh bata pa yan, ganyan-ganyan. Bata pa yan, ganyan-ganyan. So huwag nating hayaan na dahil bata eh, hindi na magagamit ng Lord. Basta pag pinili ng Lord, kahit anong edad, i-equip ng Lord. Kaya po hindi po porket bata tayo, walang kayang gawin ng Lord sa atin. Si David nga, bata eh. Si Elijah was burned out. Si Elijah, sinasabi niya, Lord, ayoko na, gusto ko nang mamatay. Pero ginagamit ng Lord. Sino pa? Si Noah was drunk. Si Lazarus was dead, pero nabuhay. Si Paul was a murderer. Hindi lang po basta-basta mamamatay tao. Mamamatay tao ng mga Kristiyano. Pero ginamit mightily ng Diyos at marami pa pong iba. Kaya po sabi po dito, many men of God had flaws and shortcomings, but they still embraced their calling to God. Marami pong mga men and women of God na talaga namang pong maraming mga weaknesses, pero in-embrace po nila ang pagkakatawag ng Diyos sa kanila. They may not perfect, but the God who called them is perfect. Hindi man po sila perpekto, pero ang Diyos na tumawag sa kanila ay perpekto. Kaya po kailangan tanggapin na natin, i-embrace na natin na tayo ay tinawag ng Diyos. Exodus chapter 4 verse 1 to 15. Though Moses for himself know that he is not eloquent in speaking and he can't lead so much people. Tingnan niyo po ito. But God made him do what he thinks he could not. Sabi ni Moses, eh bulol-bulol ako, hindi ako marunong magsalita. Pero ano bang meron siya tungkod? Doon ipinakita ng Diyos na yung hindi mo kayang gawin ay kaya kong gawin sa buhay mo. Kaya nagamit mightily ng Lord si Moses sa pamamagitan ng kung anong meron siya. So ang sabi po ng Lord, what is in your hand? Huwag po kasi nating i-compare ang ating sarili eh. Hindi naman po patalinuhan dito at pagandahan eh, di ba? Sa paglilingkod sa Lord, kahit ano pa, kahit sino ka pa, pwede. Hindi mo pwede sabihin di ka matalino. Eh sino ba matalino? Maraming matalino, di ba? Pero nagpapatuloy ba? Marami naman po, may isa po tayo na dati lingkod, ngayon po matanda na po siya. Worker po siya ni Pastor Manny.
Alam niyo po, hindi po nakapagtapos ng high school. Pero sino yung mga kinakausap niya? Matataas na tao. So wala talaga yan sa talino, wala yan sa abilidad. No? Kayang-kayang gawin po ng Panginoon dyan. Kung ano ka, kung sino ka, yun ang gagamitin ng Lord sa'yo. So serving God equates investment in eternity. So let God be your top priority. Kailangan si Lord ang una sa iyong buhay. Sabihin mo nga sa sarili mo, si Lord dapat. Ang una lagi sa buhay ko. Okay? Kailangan si Lord ang unahin natin. So, hindi ang anumang mga bagay sa mundong ito. No, yung pagtatrabaho natin, second na lang yan. Kasi ako po, napatunayan ko yan, second na lang yan eh. Kasi sabi ko nga, kapag nurse ka, pag sa hospital ka, hindi ka makaka-request ng off. Sabi ko, Lord, susubukan ko lang ah, sa hospital ah. Pero pag may Sunday yan, ekis na yan sa akin. Hindi na ako magtutuloy. Kasi naglilingkod ako sa iyo eh. E, trinay ko po sa BMMG. Alam nyo po ba, Friday noon, sabi po agad sa akin, ang kinatatakot ko pa po kasi, hindi ako matalino. Sabi ko, Lord, i-interviewin pa ako. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tell me more about yourself. Hindi ko alam yun. And, what are your strengths and weaknesses? Lord, wala akong masasagot. Pero Lord, itatry ko po ah. Kilala mo naman ako, Lord, di ba? Eh, nagpunta po ako doon. Di naman po ako ready sa kung ano. Naka-pants lang po ako, naka-t-shirt. Tapos biruin niyo po interview agad. Ang nakakatuwa kasi sa Lord, since kasi naglilingkod na po ako matagal na. 6 years old pa lang ako hanggang ngayon. 33 years old na ako, naglilingkod pa rin ako sa Lord. So, nag-interview na. In-interview ako nung assistant ng chief nurse. Tapos ang daldal niya, ganyan. Tapos, gumaganon lang ako, yes. Opo, yes. Opo. Tapos hanggang sa dulo, sabi niya, anong gusto mong area? Well, tinanong ako na area. Sabi ko, ER po o OR? Pero OR po talaga yung gusto ko. OR kasi talaga pangarap ko. Tapos sabi niya, ang palad mo. Sabi niyang ganun, kulang kasi kami sa OR. O sige, sabi niyang ganun, sa OR na lang kita ilalagay. Wala po akong sinabi kundi yes. Opo, yes. Opo. Tapos pagdating po ng pagtayo niyang ganun, okay, congratulations, mag-start ka na sa Monday. Oh, ang galing! Yung fear ko, sabi ko yung fear ko sa interview, ang galing mo talaga, Lord. Sinalba mo ko, sabi kong ganun. Tapos ito pang kinatatakot ko. Sa schedule, baka mamaya hindi pwede ang Sunday. At alam niyo po ba sa OR, hanggang ngayon, kahit po nasa Quezon City na ako, talaga naman po yung request ko po ngayon, ang dami, Saturday and Sunday na. Dati po kasi Sunday lang. Pero ngayon, Saturday and Sunday. Talagang pag nagpapagamit ka sa Lord, pag sinabi mo sa Lord na, Lord, ekis lang sa akin yung mga trabaho na yan. Basta kapag yan ay nakakahadlang sa paglilingkod ko sa Lord, ekis yan, hindi ko yan tatanggapin. Gumagawa ng Lord ang paraan, di ba? Kasi yun yung desire ng puso mo. Kaya hindi niya papabayaan na mawala ka talaga sa paglilingkod. Kasi siya yung top priority mo. Kaya wala po talagang imposible sa kanya. Sabi po dito, commitment is only possible if you know your deepest why, and knowing your deepest why makes a difference. So kailangan po maging committed po tayo. Kasi mahirap maglingkod kung wala ka namang why. Bakit ka ba naglilingkod? Kasi yung kaibigan ko, natulak lang ako dito eh. Hindi po yung deepest why. Kasi nakita ko po sa mga leader, ang saya po pala. Yung kapag nagbibiktory na, yung tatalon-talon, ganyan-ganyan. Kapag yun lang po yung deepest why po natin, madali po tayong mawawala sa Lord. Ano ba ang deepest why mo? Ako po ang deepest why ko, sabi ko lagi, pag nagkakaroon po ako ng problema, sinasabi ko po sa Lord, kung di lang katamahan, matagal na akong nawala sa ministry. Deepest why po talaga is dapat, mahal mo kasi si Lord. 'Di ba? Sa lahat ng ginagawa mo, bakit mo ginagawa 'yan? Hindi dahil sa tao. Kasi kung ginagawa mo 'yan dahil sa tao, paano pag nawala 'yung tao? Di wala ka na rin.
Eh, sino ba talaga sinasamba natin dito? Tao ba o ang Diyos? Diyos. Kaya lagi ko rin po sinasabi, dapat yung mga taong pinagkatiwala sa'yo, huwag mo ilapit sa'yo, ilapit mo lahat sa Diyos. Pag nagkakaroon ng problema, hayaan mo siyang hanapin, magsaliksik sa Lord. Ano ba ang sinasabi sa'yo ng Diyos? Hindi yung advice tayo agad. Diba? Dapat lahat nilalapit natin sa puso ng Diyos. Kasi bakit tayo worker, tagasunod ni Kristo? Diba? Hindi tayo gumagawa ng sarili nating kingdom. Kaya walang fruitfulness eh. Kasi gumagawa tayo ng sarili nating kingdom. Eh dapat ang tinataas natin si Jesus. Dapat yung mga kabataan nilalapit natin sa Lord. Yun po yung isa din po sa mga sikreto. So kailangan committed po talaga tayo. And pangatlo, last, sabi po dito, surrender to the Holy Spirit. Wala kang magagawa kung hindi mo kasama si Lord. Eh ang Holy Spirit yan yung binigay ng Lord sa atin ngayon. Diba nung Old Testament, si God the Father nagpakilala. Nung New Testament, si Jesus ang nagpakilala. Eh bumalik na siya sa Ama. Sino na ang nanatili sa atin ngayon? Ang Holy Spirit. So mahirap po talaga kung walang pagsama ng Holy Spirit. Sinasabi ko din po yan lagi sa Lord. Sabi ko, Lord, kung di mo akong sasamahan sa ministry, nakakatakot. Kasi bakit? In mananangan na lang ako sa sarili kong karunungan. Mananangan na lang ako sa sarili kong kalakasan. E di mainam, Lord, na alisin mo na lang ako. Iba na lang po, Lord, ang gamitin mo kesa naman yung andito ako pero wala ka naman sa tabi ko. Kaya po sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan isurrender mo lahat sa Diyos. Isurrender po natin lahat sa banal na Espiritu Santo. Psalms 24 verse 3 to 4, who may ascend the mountain of the Lord, who may stand in the holy place, the one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in on an idol or swear by a false god. Sino po ba yung may clean hands and a pure heart? Heart ang tinitingnan lagi ng Lord. Joshua chapter 3 verse 5, sabi po ni Joshua, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do something among you. Paano gagamitin ng Lord tayong lahat? Paano mangyayari yung vision kung walang consecration? Sabihin nyo nga po, consecration. Kung tayo pong mga kabataan, ay katulad din tayo ng mga kabataan sa mundong ito. Paano yun? Paano mangyayari kung wala tayong difference? Isa po sa sinasabi ng kabataan namin, sabi niya, minsan nga po natutukso na po ako eh. Kasi parang gusto ko pong magawa yung ginagawa ng lahat ng mga kabataan. Gusto ko pong maranasan yung nararanasan po nila. Pero hindi ko po magawa kasi naglilingkod po ako sa Panginoon. Kaya po ina-encourage ko po sila. Okay lang yan, wag mong gawin. Hindi mo magawa yung ginagawa nila. Ako nga po eh, nung kabataan ko, bahay, church lang po ako. Buong college life ko po, dalawang beses lang ako sumama sa mga kaklase ko. The rest ng 4 years, wala na po akong sinasamahan talaga. At apat lang po yung best friend ko sa buong college. Wala na pong iba. At ako po ay talagang hindi nila laging nakakasama. Kasi nga po, school, bahay, church. Dahil baka po, syempre, kung sino lagi mo sinasamahan, eh baka mangyari, eh maging ganun ka na rin. Kaya talagang ang paglilingkod po sa Panginoon, kailangan consecrated po yung ating buhay. So sabi po dito, even if we say yes to God, but if we are not surrendered to the Holy Spirit, we can never be sent by the Lord. Hindi po tayo surrender sa Lord, hindi rin po tayo maitili magagamit. So God is not after our beauty, talent, and skills. So ang tanong po dyan, is it pure? Is it holy? Is it full-heartedly serving and loving God? Yung pag-yes po ba natin mamaya sa Lord? Pure ba yan? Banal ba yan? Wholeheartedly po ba natin na talagang gusto po nating maglingkod sa Panginoon? So naghahanap po ang Diyos ng mga kabataan na may puso para sa Kanya. Yung handa pong gawin ang lahat ng bagay para sa Kanya. So we must surrender willingly to the Holy Spirit
and let His power and presence rest upon you. Surrender everything to God. At hayaan natin ang Holy Spirit ang manahan po sa ating mga buhay. So when the Spirit of God is within you, pag nandyan na ang Holy Spirit, yung anointing, yung skills, yung strength, ay makukuha din po natin. Amen po ba? And let Him take the lead. Honor His Lordship in your life. Mangarap tayo, di ba? Dreams, hopes, prayers, and personal desires. Surrender it to Him. Yung mga frustrations po natin, yung mga doubts po natin, yung mga questions po natin, and our anxieties, isurrender po natin lahat yan ngayon sa Panginoon. And let Him, sabi po dito, saturate and consecrate your heart and life as you respond and say yes to God. So for our conclusion, sabi po dito, saying yes to God is not just simple decision. So do not just be driven by your emotions, but think of your purpose. May purpose ka. Magawa mo man lahat sa mundo, pero malungkot ka pa din. Pero pag naglingkod ka sa Panginoon, ibang klaseng kaligayahan. Iba pag naglilingkod sa Lord. Kailangan isipin natin yung pagkakatawag ng Diyos sa atin. Isipin natin yung naiwang mission ng Diyos, and that is the Great Commission, which is to go and make disciples of all nations. Alam ko pong hindi siya madali. Alam ko pong daranas din tayo minsan hindi komportable. So, siguro, ngayong panahon, nasa season po tayo na tayo po talaga ay nagmo-mourn. Kasi hindi ko po alam kung anong nararanasan nyo ngayon. Ang dami po, kabi-kabila po ang mga talaga naman po nawawalan ng mahal sa buhay. Pwedeng isa ka doon. Hindi na makapag-aral. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Diba? Baka mamaya nasa season ka ng pagmumold ng Lord. Sabi po dito, Noah, mas piliin mo pa rin na magsabi ng yes sa Panginoon. Kasi uulitin ko po, sa naalala ko po yung sinabi ni Pastor Alex, sabi po niya, luging-lugi daw po yung mga taong pinipili ang mga bagay na panandalian lang. Pero mapalad yung mga taong nananatiling nagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang salita. Hindi po sinungaling ang Lord. May mga bagay man po tayong nararanasan, pero yan po ay parte ng plano ng Diyos. Sasabihin ko po sa inyo, kung tayo po ay nawalan ng mahal sa buhay, nawalan din po ako ng mahal sa buhay. Hindi lang basta-basta na mahal sa buhay, tatay ko ang mismong nawala. Kaya sasabihin ko po sa inyo, hindi madali. May mga moment po ng buhay ko na kapag namimiss ko na siya, habang nagdadrive ako, umiiyak ako. Kasi naaalala ko po yung tatay ko. Hindi po dahil sa sinisisi ko ang Diyos na bakit ginawa niya yon sa buhay ko. Bakit ako umiiyak? Kasi namimiss ko po yung daddy ko. Pero nandun po yung puso ko, yung isip ko na hindi naman to permanente. Yung buhay ko sa mundong ito hindi permanent. Kailangan ko lang magtagumpay, pagtagumpayin yung salvation na meron ako. Kasi kapag nagtagumpay ako, darating yung time after my life, judgment, kung ako po ay nanatili sa Panginoon sa langit, kung ako po ay mananatili sa kasalanan, edi sa impyerno. Kapag ako po ay nanatili sa Diyos, makakapiling ko po uli ang aking Ama. Kaya po, yun yung nagkakaroon na po ako ng kapayapaan. Dahil alam ko po balang araw, makikita ko po yung tatay ko. Umiiyak man po ako, duguan man po kami. Pero kahit kailan, hindi po ako huminto sa paglilingkod ko sa Lord. Biruin niyo po, nilibing po yung tatay ko, siguro po 7 days lang po iyon.
One week lang, bumalik po ako agad sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi bakit? Anong iisipin ko? Kung ako'y isip ng problema ko at pagkamis ko sa tatay ko, walang mangyayari. Ako, buhay ako ngayon. May magagawa ako sa Diyos. Kaya kailangan isantabi ko yung nararamdaman kong kalungkutan para magamit ako ng Diyos. Kaya po, wala pong magsasabi po sa inyo na hindi ko po kayo naiintindihan. Kasi nawalan din po ako ng mahal sa buhay. Ang tangi ko lang pong ginagawa is magtiwala sa Diyos. Kasi alam po niya ang kanyang ginagawa. At kahit anong pagdaanan natin sa buhay, sana wag nating kalimutan ng Diyos. Kasi iba po kapag may Diyos. Iba po kapag may Kristo sa puso. Hindi po niya ipinangako sa atin na mawawalan tayo ng problema. Pero ang ipinangako po ng Panginoon, habang ikaw ay dumaranas ng problema, kasakasama mo ako. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya po hindi po kayo nag-iisa. May purpose kayo, may calling kayo, may magagawa po kayo. At ngayon po yung panahon para tayo po ay tumugon sa panawagan ng Lord. Despite ng nararamdaman nyo, despite ng circumstance po ninyo sa buhay ninyo, ngayon po yung takdang panahon para po tumugon po tayo sa Kanya. Kung sino man po dito, sa mga nakikinig po dyan, ang gustong-gustong magpagamit sa Panginoon, pwede po bang itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay sa Panginoon? Sige po, itaas po natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. Kung pwede, hanap po kayo ng lugar na wala pong iistorbo sa inyo. Nakikita po tayo ng Lord, hindi ko man po kayo nakikita, pero alam po ng Lord, kung nasan man po kayo at nakataas yung dalawang kamay po ninyo, nakikita po tayo ng Diyos. At natutuwa po ang Panginoon na makita po kayo ng mga kabataan na kahit anong pinagdadaanan. Lord, eto ako, broken ako ngayon. Pero willing po akong magpagamit sa iyo. Ang dami ko pong mga failures, ang dami ko pong pagkukulang, ang dami ko pong kasalanan. Sobrang bigat na po ng nararamdaman ko, pero nandito ako, Panginoon, willing to obey you, willing to serve you. Kaya kung ganun din po yung puso ninyo, itaas po ninyo ng mataas na mataas ang inyo pong dalawang kamay. And begin to surrender your life to the Holy Spirit. Surrender your life to Jesus Christ. Wala po tayong kayang gawin. Kahit tumakbo pa tayo sa iba't ibang tao, sa nanay natin, sa tatay natin, sa mga kaibigan natin, ife-fail po nila tayo. Pero ang Panginoon, andyan lang siya. Yayakapin ka at sasabihin niyang, anak, kaya mo yan. Surrender po natin lahat. Sabihin niyo po lahat sa Panginoon. Ano pong nararamdaman niyo ngayon pong panahong ito? Gaano po kabigat? Ano pong problema ang meron po kayo? Sige po, talk to your God right now. Mahirap po kasing mag-say yes nang hindi pa po tayo dinidil ng Panginoon sa mga personal heartaches po natin, personal problems. Kaya kailangan surrender po muna natin lahat sa Panginoon ngayong oras na ito. Oh, hallelujah. Oh, we give you praise, Holy Spirit. Move in our hearts, O God. Move in our hearts, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you praise, O Lord. Oh, we glorify your name, O God. Hallelujah.
Hallelujah. And after po nating isuko lahat-lahat sa Panginoon, now is the time to forgive yourself. Patawarin po natin yung sarili natin. Do not dwell on the past. Past is past. Hindi po tayo mightily magagamit ng Lord kung iniisip pa natin yung nakaraan. Kung hindi pa natin napapatawad yung sarili natin. Isipin po natin pinatawad na tayo ng Diyos. At ang Lord ay nandyan po ngayon sa tabi nyo ngayong oras na ito. Hallelujah. And right now, begin to offer yourself to God and say, here I am, Lord. Here I am, God. Take me, Lord, as an offering. Here is my heart, O God. Use me for your glory alone. Hallelujah. Hallelujah. I-offer po natin ang ating sarili sa Panginoon sa pamamagitan po ng kantang ito. This alabaster jar is all I have of worth. This alabaster jar is all I have of worth. I break it at your feet, Lord. It's less than you to serve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desire and the fullness of my joy. This alabaster jar, that's a jar, it's all I have of worth. I break it at your feet, Lord. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spill your blood, like you spill your blood, I spill in my heart as an offering to my King. Oh, here I am, here I am. Present ourselves to God. This alabaster jar, this alabaster jar, is all I have of worth. Let us break it. I'll break it at yes, your Lord. Feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sun. Sing it.
po, umawit po tayo sa Panginoon. As an offering. Here I am giving. Minsan pa po, here I am. Kanina po habang nagpe-pray po ako, may in-impress po ang Panginoon sa akin. Kailangan po yung pagtugon magsimula sa leader. Kasi paano po kayo magagamit ng Lord kung ang leader ay takot? Kung ang leader ay hindi naniniwala? Kung ang leader ay may unbelief. Kayo yung pagsisimulan ng mga libo-libong kabataan na dadalin nyo sa harapan ng Panginoon. Kaya po yung lahat ng mga leaders ng KKB Bagbaguin, totohanin, surrender po ninyo yung buhay niyo sa Diyos ngayon pong oras na ito. Kung gusto po ba ninyo talaga yung mightily magamit kayo ng Panginoon. Hindi po yung makantan lang natin na here I am, take me. Hindi po siya kanta lang. It is more than a song. At sasabihin ko po sa inyo, hindi po magiging madali. But our reward is Jesus. Kayo po muna ang unang tumugon sa Lord. Itaas po ninyo ang inyong kamay. Kung titingnan po kaya ng Lord ang puso ninyo, ngayong oras na ito, anong makikita niya? Ano pong makikita niya sa inyo? Ano pong klaseng kabataan ang maipoproduce sa pamamagitan po ng buhay ninyo? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, humihingi po kami ng tawad kung kami po mismo na leader ay punong-puno ng takot. Humihingi po kami ng tawad kung kami po na mismo na mga leader ay iniisip namin yung sarili namin. Humihingi po kami ng tawad kung kami mismo ay may unbelief sa amin pong mga puso. And right now, Lord, saturate our hearts. Sabi po sa salita mo, sabi dun sa kanta, every heartbeat for your glory. Hindi lang po ito gagawin namin dahil masaya kami, dahil madali. Pag sinabi pong every heartbeat, kahit di na madali, kahit di na masaya, kahit may problema,
magbibigay pa rin ng karangalan sa'yo. I-recommit po natin ang ating buhay sa Panginoon. Ipangako po natin sa Diyos. Simula sa araw na ito, hayaan nating makita natin kung paanong tinitingnan ng Diyos ang maraming kabataan na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Hayaan nating babaan tayo ng compassion for the lost. Pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. And kung ano po yung leader, susunod ang mga miyembro. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise, we give you praise, we give you praise. Oh, you are worthy, you are worthy, you are worthy. We want to lift you high, Lord. We want you, oh God. We want more of you, oh Jesus. Use us for your glory alone. Use us mightily, O Lord, for your glory alone. Use us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. And I just pray, O God, sa kanila pong head. Hallelujah. Na si Janil Contreras, mangusap ka ng malakas na malakas sa kanya pong buhay. Yung fire, Lord, ibaba mo sa kanyang puso. Yung anointing of multiplication, ibaba mo sa kanyang buhay. Selfless service, servant heart, ibigay mo, Panginoon, sa kanyang buhay. And I also pray, Lord, sa lahat ng leaders, sa lahat ng core leaders, sa lahat ng life group leaders na nandito sa lugar na ito. Nagtagumpay si Kristo sa buhay niyo. I just pray also for the anointing of multiplication, for the courage in Jesus' name. Ibaba ng Panginoon sa inyo ngayong araw na ito. And I also pray for the members. Let there be yes sa paglilingkod po sa iyo. Dahil kahit kailan, hindi lugi ang maglingkod sa iyo. Lord, pagpalain mo ang KKB Bagbaguin. Pagpalain mo lahat ng kabataan na kahit pandemic, nagpapatuloy, naglilingkod, hindi natatakot para sa iyo. Let your heartbeat be our heartbeat. Let your mind be our mind. At simula sa araw na to, gumawa ka ng malaking himala. Hindi lang po kami ganito karami, kundi you will multiply us into thousands of youths. In Jesus' name, in Jesus' name. Maraming marami pong salamat for that anointing. And all will see how great is our God. Ikaw ang pinakamakapangyarihan at hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. You will bless them, Lord,
You will enlarge their territory and you will keep them from harm. Walang naglingkod sa iyong napahamak, kaya walang anumang COVID virus ang dadapo sa kanilang mga katawan dahil silang lahat ay nag-yes sa iyo. Lahat na may sakit at karamdaman, let the healing flow upon your body right now in Jesus' name. By your stripes, they are healed. By your stripes, they are healed. Lahat ng lagnat, lahat ng sipon, lahat ng ubo, lahat ng joint pain, lahat ng pagtatae, lahat ng symptoms, we rebuke it, we command it to get out in our bodies in Jesus' name. And right now, we apply the blood of Jesus in our body in Jesus' name, in Jesus' name. And we declare that no works and plans of the enemy will prosper against our lives. No weapons will prosper against our lives. We will live and we will not die. We will continue to declare your glory. We will continue to spread the gospel of the Lord Jesus Christ in season and out of season for your glory alone. For your glory alone. For your glory alone. Hindi po kami kahit kailan aangkinin ang kalwalhatian na dapat lang po ay para sa iyo. Maraming maraming salamat, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, lahat ng mga kabataang nakikinig na sa FB Live, lahat ng kabataan na nandito, Panginoon, ay gagamitin mo mightily and effectively, Lord. Maraming marami pong salamat. Selyuhan mo po yung 1,000, Lord. KKB, 1,500 KKB ng JIL Bagbaguin. Ngayon pa lang, Lord, isa na kami doon. At kami yung gagamitin mo from different schools. Kami yung gagamitin mo para maraming kabataan ang makakilala sa iyo. Maraming marami pong salamat, aming Panginoon. Maraming marami pong salamat, aming Diyos Ama. Maraming marami pong salamat, Banal na Espiritu Santo, sa multiplication, sa kagalingan, O Lord, sa anointing na ibinigay mo sa amin ngayong hapon na ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo lahat ng parangal, sa iyo lahat ng pasasalamat, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everybody says, Amen and Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Siyempre, mga kabataan, hindi pwede na hindi natin maselyuhan, no? Alam ko pong nag-yes po kayong lahat sa Panginoon. Pero kailangan meron po tayong commitment, no, na in the form of atin pong pagbibigay ng pangako po sa Panginoon, commitment po sa Panginoon. Kaya po, pwede po ba na tayo po ay, praise the Lord, mag-pledge of commitment para po sa ating Panginoon at para po mangyari yung vision na ipinagkatiwala po ng Panginoon sa simbahan po na ito. Hindi po JIL ang makakapagligtas po sa atin at hindi po yung simbahan na ito ang itataas po natin, kundi ang pangalan ng Panginoon. Yun lang po kailangan talaga ng Lord at naghahanap ang Panginoon ng mga babae at lalaki na magagamit po talaga niya sa huling kapanahunan. Kaya po ngayon, kung pwede po ba, ay tumayo po kayo kung nasan man po kayo naroon. Praise the Lord. And ang tanong po uli ng Panginoon, willing po ba tayo? Amen? Amen po ba? Wholeheartedly, amen po ba? Kaya po ngayon, August 29,
2021, pwede po bang itaas po natin ang ating kanang kamay? Sige po, at yung kaliwa ay nasa atin pong mga puso. Sabihin po natin ay, tapos yung pangalan po ninyo, ay Abigail Basares, wholeheartedly commit to thrive no matter what circumstance I am in. Nasundan nyo po ba yon? Ulitin po natin ay pangalan po ninyo, wholeheartedly. Commit to thrive. No matter what circumstance I am in. Despite all the struggles. This life may bring. I promise to choose Jesus. Over everything. Lord. This day. August 29, 2021. I am making a commitment to you. That I will say yes to you. To your heart. To your plans. And to your ways. In every season of my life. So here I am. Ulitin po natin. So here I am, Lord. Send me. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. At sa lahat po na nag-commit, masasabi ko lang po, congratulations. Kasi po, napaligayan niyo po ang ating Panginoon. So, God bless you all. God bless KKB Bagbaguin. And syempre, mahal ko kayong lahat. God bless. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Lord God. Alam kong lahat tayo may tagumpay ngayong gabi. Amen? Amen! And right now that we have a newfound bravery to boast about Jesus, this is the time that we will make a stand to magnify the name of the Lord in our lives. Amen ba, KKBs? Amen! Let's lift up our hands to our God. Hallelujah, Jesus! You, Jesus, only you, Lord. Let's continue to clap our hands for our God.
say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Come on. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Come on, energy. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Grabe! Ate Charmaine, nabitin ka ba sa victory natin? Nalito ako sa step. Sige, pagbibigyan ka namin. Come on, say, yes, Lord. Kaya ba natin today? Parang kasing kampiyonato eh. Okay, grabe naman Ate Charmaine. Talagang we are so blessed. Overwhelmed. Di ko alam. Yes. Kung in one word and five emoticons, walang word or emoticons na pwedeng isabihin para yung naranasan natin kanina during the word of Amen. God. And for our pledge of commitment, kanina po tayo ay nilid po ng atin pong minamahal na Pastora Abby for a commitment. So in sign po na tayo po ay we are really committing our lives to say yes to God, as an action po ay magpo-post po tayo sa atin pong social media ng i-share po natin yung layout na ipo-post po ng KKB Bagbaguin page sa atin pong mga timeline and using our hashtag send me saying yes to God in every season KKB Bagbaguin SMB. So sa oras naman na ito, we would like to acknowledge our guest speaker. Maraming salamat po Pastora Abby for being with us and sharing with us yung mga knowledge and lahat po ng tinuro niyo po kanina sa amin, and we pray that may God lead you sa perfect plan niya sa inyo pong buhay. In behalf po of the whole KKB Bagbaguin leadership, pinapasalamatan po namin kayo. Ate Charmaine, ngayon ay alam ko na marami tayong natutunan. At syempre yung mga KKBs din na patuloy na nakatutok sa atin, yung 82,000 na nanonood sa atin. Wow, nabilang ko pa yun. Ay, oh, grabe. Nabilang ko talaga sila. Lahat ng nanonood sa atin, ay pwede bang i-share nyo dyan sa ating comment section kung ano yung talaga namang hindi nyo makakalimutan sa natutunan natin kanina during the Word of God. So, Ate Charmaine, mag-share ka ng isa lang, hindi five. Kahit fifth anniversary ngayon, isa lang. Mag-share ka yung hindi mo talaga makakalimutan. Ako, dahil isa lang, kahit marami tayong natutunan. Actually, ang pinakatumatak sa akin na sinabi ni Pas Abby is yung about sa fear. Kasi sa panahon natin ngayon, napaka-uncertain talaga ng mundo. Hindi natin, di ba kagaya nga ng sabi ni Pas Abby kanina, di natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Yan, sinasabi ko rin yan lagi sa sarili ko na hindi ko alam kung hanggang kailan ba ako mabubuhay. And as long as I live, I want to do my best for God every day. Kasi every day tayong nabubuhay. And yung fear, isa yan sa mga kalaban natin araw-araw eh. Di ba sabi nga nila, fear does not come from God. Pero hindi tayo exempted, kahit Kristiyano tayo, hindi tayo exempted sa takot. Anytime, pwede tayong pasukan ng takot. Either sa iniisip natin, sa puso natin. Kaya, isa yun sa mga hindrances for us to say yes to God. Kaya naman, syempre, gagawin natin opposite yon. Huwag tayong matakot. In this time na napaka-uncertain ng mundo, let us be courageous. I am courageous para sa Panginoon. Di ba favored ka? Marami akong role sa buhay. Okay, tama naman yun. That, di ba, fear is one of the barriers kung bakit hindi tayo makasunod sa ating Panginoon. Amen. Ikaw, Ate Janine. Kala ko wala nang back to me. Eh. So siguro sa akin, yung hindi ko makakalimutan dun is yung sinabi that yung true commitment, malalaman lang natin yun if we know our deepest why. And our deepest why should be mahal kasi natin si Jesus. Diba? Sabi ni Pas Abby kanina, ang sekreto, kailangan mahal mo si Lord sa kahit na anong bagay, sa kahit na sino. Diba? Hindi magiging madali, diba? Pero yung promise ni Jesus sa atin, He will be with us. Diba? Ang iniintay ni Lord sa atin is if we are going to say yes. At alam ko naman ang ating mga KKBs na nanonood ay talaga namang willingly and wholeheartedly say yes to God. So, tingnan natin kung makikita natin kung ayan. Sabi ni Ate CJ, wait lang, hindi ko makita. Hindi dahilan ang kabataan ka, wala ka nang magagawa. So choose to embrace your calling
in season and out of season. Amen. Sa ni Kuya Enrique Marcelo, shout out po sa inyo. Sa akin po is ang pananampalataya ay hindi lang nababase sa pakiramdam. Sabi ni Kuya Mark Lemuel Pangilan, ang pagpili at pagsunod sa Lord ay hindi kung gusto lang natin, bagkus umayon tayo sa kanyang kalooban. So marami talaga tayong natutunan this afternoon. Ate Charmaine, parang meron ka atang sasabihin sa kanila. Bakit parang nauna ka na naman sa sasabihin ko? Mapangunay, no? Ayan. So kung kanina nga, KKBs, keep commenting yung mga natutunan nyo sa ating powerhouse, KKB 5th Anib sa araw na ito. At kung kanina nga ay binigay ni Ate Janelle yung ating code para sa ating secret game, ay ngayon naman ang ating pangalawang code. Tatlo sila. Pangalawa to tatlo. Okay, sige, go. Go, Ate Charm. Ayan, para sa ating second letter ng ating code ay nagsisimula siya sa S. Fifth letter ay letter A at ang first number ng ating code ay number 6. So may number na kasama. Yes, may number. Feeling ko Jollibee delivery. 7,000? Hindi pala, 6 pala. So hindi Jollibee delivery. Okay, so sana po ay na-note po ng atin pong mga KKBs ang atin pong code. Hindi pa po yan kompleto dahil meron pa po kayong dalawang code na dapat mabuo. So at this point in time, let us prepare our hearts in giving to God to be led by Ate Jerry Diaz. Happy 5th anniversary, KKBs! Woo! Ayan nga po. So, gaya po ng ating tema ngayon, saying yes to God in every season. At syempre po, sa ating pag-yes, kasama po dyan ay ang ating financial area po ng ating pong mga buhay. Amen po ba? Amen. At naniniwala po tayo na kapag tayo po ay nag-yes sa pagbibigay sa ating Panginoon, ang Diyos din naman po ay yes na yes sa atin para po tayo ay pagpalain at ibuhos po ang kanyang nagraragasang pagpapala sa atin, lalo na sa atin pong mga pamilya. Amen po ba? Amen. Kaya naman po sa ating pong pagbibigay, ito po ay via online banking lamang. So makapagbigay po tayo sa ating BPI account number 0649-249-224. So bago po ako manalangin, every time po, gusto ko lang po itong i-share sa inyo, every time po na kami po ay pinag-uusapan namin to mga financial area about sa pagbibigay sa ating pong Panginoon, ako po isa lang po ang pinanghawakan ko. And gusto ko itong i-share sa inyo. Ito lang po yun eh. Ikaw ngayon na nag-yes sa ating Panginoon, ikaw na nagbibigay ng buhay sa ating Panginoon, imposibleng hindi kanya pagpalain. Amen! Amen! So i-claim po natin yan. Kaya po sige po tayo po ay mukot, pumikit at manalangin. Hallelujah Lord! Hallelujah Jesus! Hallelujah Holy Spirit, O God! Lord, maraming salamat Panginoon dahil sa oras na to kami ay binayaan mo, Panginoon, na kami ay makapagbalik sa iyo, O God, in the mighty name of Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, sa lahat na naabot ng FB Live na ito, O God, pagpalain mo po ang bawat mga anak mo, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, buksan mo ang durangawan ng langit at ibuhos mo ang pagpapala mo sa amin, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, dalangin ko po, O God, let the favor of heaven and earth, even men, be upon us, O God. Magbubukas ka ng maraming opportunity sa amin. Magbubukas ka ng maraming opportunity sa aming pamilya, O God. Lahat ng source of income ng aming mga pamilya, O God, ay bubuksan mo, O God. Pagpapalain mo, palalawakin mo, imumultiply mo, O God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, as we say yes to you will give us the breakthrough in financial area of our life, O God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Tayaan mo nga po, Panginoon, na sa pamamagitan, Lord, ng pagpapala mo sa aming mga buhay ay mag-glorify ka namin, na every time, Lord, na pagpapalain mo kami, O God, ay ibabalik din po namin sa iyo to, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Matayaan mo, Lord, na hindi lang Panginoon ang aming
financial area, Panginoon, ang ibibless mo. Even, Lord, yung family namin, yung spiritual life namin, yung relationship namin sa'yo, yung pag-aaral namin, yung trabaho namin, O God, yung ministry na hawak namin. Lord, lahat, Panginoon, ano man yung mga bagay na ginagawa namin, Panginoon, dito sa mundo at para sa'yo, O God, ito ay pagpapalain mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen and amen. God bless us all po. Hello everyone, a blessed day po sa inyong lahat na nanonood ngayon. Ako po si Lara Camille Vergara, ang KKB head ng Jesus is Lord Church San Jose, Patag. I just want to greet all of you po to your another year of God's favor. Napakaganda po ng inyong team this year na send me saying yes to God's in every season sa Isaiah 6 verse 8. So sa kabila po ng ating kinaharap na pagsubok ngayong may pandemya, ngayong mga panahon na ito, tayo po hindi papatinag sa pagkatawag po sa atin ng Lord. Na continue mga KKB at bawat kabataan na nanonood sa mga oras po na ito, na tayo po ang ipapadala ng Panginoon to be light and salt sa iba't ibang lugar o iba't ibang platform na atin pong magagamit sa social media, na this year we are now ready and equipped to use our life for God's purpose. Kaya muli, I'm so grateful po na batiin po kayo ng blessed and happy 5th year anniversary sa KKB Bagbaguin. At patuloy sa mga darating pang taon, tayo po ay sama-sama sa iisang vision and mission na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So maraming salamat po and God bless us all po. Happy anniversary, KKB Bagbaguin! Congratulations po, hindi po biro ang 5 taon. Panalangin ko po, hindi kayo tumigil. Ecclesiastes chapter 12 verse 1 says, remember your Creator in the days of your youth. Our generation is always for Jesus. Again, happy anniversary po, and God bless you exceedingly and abundantly. Happy 5th anniversary, KKB Bagbaguin. Tunay po na nagagalak ang aking puso sa loob ng 5 taon po ng katapatan ng ating Panginoon sa ministeryo pong ito. Kaisa niyo po ako sa pagdiriwang po ng 5th anniversary ng KKB Bagbaguin. At sa loob po ng 5 taon, napakadami po nating pinagdaanan at pagdadaanan pa. Pero ang pinakamahalaga po, tayo ay nagpapatuloy sa pagmamahal, paglilingkod at pagsunod po natin sa atin pong Panginoon. Kagaya po ng inyo pong tema ngayon pong taon, na send me. Ako po ay excited kung paano po kikilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay at kung saan niya po tayo dadalhin ngayon pong taon po nalalakaran po natin, na kung saan tayo po ay magpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan saan mang dako ng mundo pong ito. Sabi po sa inyong tema ay saying yes to God in every season, at ako po ay naniniwala bilang isang kabataan po, Kristiyanong kabataan para sa bayan, na if we say yes to God, He will also say yes and amen to all our prayers. Kaya po, kapit lang po tayo, KKB Bagbaguin, saan man po tayo dalhin ng ating Panginoon, nakasisigurado po tayo na sa lugar po na iyon ay punong-puno ng pagpapala, ng pabor ng ating pong Panginoon. Kaya maraming salamat and congratulations sa KKB leadership at kay Pastora K po na ating pong JIL Church Pastor sa Jesus is Lord Church Bagbaguin. Maraming salamat. To God be the glory and God bless you all, KKB Bagbaguin. Praise the Lord! Happy 5th anniversary sa atin pong mga magigiting, magagaling at masisipag na mga KKBs. At purihin po ang Diyos, kahit pandemic ay hindi po tayo mapipigilan na tayo po'y humayo at maglingkod sa ating Panginoon. Napakaganda po ng inyong tema. Ano po? Whom shall I send? And then sana po, after po ng anniversary ito, ay tumatak sa ating mga puso at tumatak sa ating mga isipan at sabihin natin sa harapan ng Panginoon, here I am Lord, send me. Kaya purihin po ang Panginoon, alam ko po na napakarami pa pong kabataan ang dapat makarinig ng salita ng ating Panginoon. And I believe in my heart, kayo po na nandiyan sa ating anniversary ng KKB ay isa sa mga
kabataan na inaasahan ng Diyos at tinatawag ng Panginoon na humayo at ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya God bless you po sa inyong 5th anniversary at nawa, ito po ang lakaran natin, ano po, sa darating na mga taon na ipadala tayo ng ating Panginoon. Praise the Lord! God bless you all! Gamitin mo ko, wow, wow, oh, 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 wow, wow, oh, oh, oh. Grabe, ang galing ah. Galing natin doon, sa ating practice yun ah. Grabe, Ate Shami, napakinggan natin ang ating official soundtrack for our KKB Bagbaguin 5th anniversary. So, yon, malapit na nga tayong magtapos. Pero bago tayong magtapos, ay ibibigay na natin ang ating last set of codes para mabuo nyo na po ang secret word sa ating secret game. Okay, for our fourth letter, ang letter po na ito ay letter A.
At ang second number ay number 8. So siguro may idea na ang ating mga KKBs. Kaya naman, dali-dali na kayong mag-message sa ating KKB Bagbaguin Facebook page. At kung sino po yung first 5 na makakuha ng tamang sagot ay mananalo po kayo ng house and lot sa langit, saka palakpakan, 50,000 dito. Bibilangan natin simula ngayon. At grabe, Ate Charmaine, meron ka raw gustong sabihin sa mga... Ayan. So, para sa ating announcements, ang ating pong SWS or Sunday Worship Service ay tuwing Sunday po, every 7:30 a.m. ang ating pong first service, second service ay 10:30 a.m. at ang ating pong third service ay 5:30 a.m. At syempre po, ang ating powerhouse, every Saturday starting 6 p.m. po yan. And huwag nyo rin pong kalimutan na i-like, i-follow, and i-share ang ating pong social media accounts. Ang ating pong mga social media accounts, sa Facebook page po, KKB, ay i-announce na natin ang winner ng Kampyonato Challenge. At kanina nasabi din namin na, ano nasabi natin kanina? Nasabi din natin kanina na i-announce rin natin ang Best ESCOM this anniversary. Pero meron kasi ako nabalitaan, merong tawag si Kuya kanina sa akin. Anong tawag ni Kuya? Sabi ni Kuya, hindi pa daw ito ang tamang panahon. Nagkakanta na pala si Kuya. Hindi daw ito ang tamang panahon para i-announce ang Best ESCOM. So aabangan natin next Saturday sa ating after party kung sino ang Best ESCOM. Ayan, pero hindi natin syempre hindi natin bibitin kung sino ba yung nanalo na sa ating Kampyonato Challenge. So, Ate Charmaine, alam mo ba na itong nanalo na to ay meron siyang 500 plus na likes at meron siyang 894,442 views. Wow, grabe na bilang mo po. Thank you, famous yarn. Grabe. So, let us congratulate Ate Vanessa Alemania. So, congratulations po, Ate Vanessa, for joining our Kampyonato Challenge. Yung prize niyo po ay ma-message na lang kayo ng ating KKB Bagbaguin Facebook page. At sa pagkakataon din po na ito ay we would like to acknowledge our sponsors po to make this anniversary possible. Salamat po sa mga sumusunod na tao. May God bless you more and more. Thank you po kay Mr. John Patrick Tuason, Mr. Lane De La Cruz, Mr. Emil John Contreras, Ms. Joanne Setiar, Mr. Harold Cruz, Mr. Carlos Hayawan, Mrs. Emily Contreras, and Mrs. Michelle Laureta. And we would also like to thank our beloved Pastor Pasora K. Lopez sa lahat po ng supports and prayers niyo po para po mangyari po ang KKB Bagbaguin 5th anniversary. So God's Word says that in everything give thanks. So at this juncture, let us give back to God all the glory through our prayer to be led by Ate Hannah Ramos. Praise the Lord. Ayan, I believe powerhouse mates na tayong lahat ay maraming natutunan and at the same time ay muling napagpala ng ating Panginoon. And this is our time naman para magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. And may I invite everyone nasaan man kayo ngayon to please bow down your head and close your eyes for our prayer. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, Father, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Lord, sa lahat ng mga natutunan namin, may you, Lord God, patuloy na itanim ito, Lord, sa aming mga puso, Panginoon, sa pinakamatabang parte ng aming mga puso. At hayaan mo, Panginoon, na ito po ay mamunga at lumago. Lord, I pray, Panginoon, na patuloy, Lord God, na ikaw lamang yung kumilos sa aming mga buhay, Lord, na whatever situation, Lord God, whatever circumstances, Lord God, ang dumating sa aming mga buhay, ay lagi naming pipiliin, Panginoon, na tumugon ng oo at yes sa iyo, O God. Lord, I also pray, Panginoon, sa
anak mo po na ginamit sa amin pong kalagitnaan for Pastor Abby, Panginoon. Lord, I pray for the desires of her heart, Panginoon, na patuloy mo pong katagpuan, Lord. Lubusin mo po yung kagalakan ng kanyang puso. Patuloy mong pagpalain at palaguin, Lord God, ang ministeryo ng JL sa Pangpalay, Panginoon, ay pinagkatiwala mo po sa kanya at lagi mo siyang ingatan, Panginoon. Lagi mo siyang bigyan ng kalakasan na nagmumula sa iyo, O God. And Lord, sa lahat din po ng mga anak mo, sa lahat ng mga kabataan, Panginoon, na nagpagamit, nagbigay ng oras sa iyo, Lord God, sa hapon na ito, sa gabing ito, Panginoon, Lord, patuloy ka rin pong kumilos sa buhay ng bawat kabataan po na ito. And I pray, Lord God, na patuloy, Lord, na pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa kanila, pagpalain mo ang kanilang pag-aaral at ang kanilang mga pamilya. Lord, maraming marami pong salamat, O God. At Lord God, once again, here we are, O God. Here we are, Lord, send us for your greater glory. This is all our prayer, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you, KKBs, and see you next Saturday! Woo! See you! Maraming salamat po sa lahat po ng mga leaders na nandyan po sa Zoom. Kaway-kaway po kayo. Kaway-kaway kayo dyan!